We will begin the program with an opening prayer, followed by the singing of the national anthem. Heavenly Father, I am feeling stressed. I am worried. Too many things occupy my mind. I am stressed and unsettled. I am worried about what is going to happen. Please take my burdens and the what-ifs from me. Help me to focus my thoughts on you and not to worry about what would happen. Grant me peace in my heart. Eliminate the pain and relieve me of the stress I feel, and calm my troubled heart. Grant me the strength and clarity of mind to find my purpose and walk the path you've laid out for me. Help me to entrust all that concerns me to your care. Bless me with patience. In difficult things I am dealing with, you know how my mind won't let me stop thinking about everything. Grant me the courage I need to face the challenges in my life. When I feel alone or afraid, let me feel your love and presence. Let my heart know that in an instant of faith and trust in you, all my fears can be shattered and I break free. That your hand would come down and touch my restless, anxious heart. Grant me the serenity to accept the things I cannot change. Please lead me and guide me and take control of this situation. Give me wisdom and fill me with your peace. Problems or challenges I'm facing right now. Free me from anxiety and stress that I may find rest in your loving arms. I thank you for being my strength and my God in whom I trust. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang mag-ibig, helas ng sinahanan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak. Good morning, students and faculty of the UST Department of Psychology. And a good day to everyone watching us live via Facebook. Yes, definitely. It is a good day for us to gather here and listen and learn about what might be the most needed seminars for us students. Nakoroda, I'm sure everyone here needs a pick-me-up through this seminar, lalo na ngayon na we have switched to online learning.
Yes, tama ka dyan, Ralph. It's a whole new different setup ngayon na online learning na tayo. Kaya for sure, we're also unfamiliar with the kind of stress and dealing with that kind of stress. Iba na ang takbo ng klase at iba na rin ang level ng stress natin. Yes, Rhoda. Damang-dama ko naman ang pagod nating lahat dahil it's officially gapang to Christmas break na. Diba kakatapos lang rin ang preliminary examinations natin last week? And I know na natamba ka na agad tayo ng requirements kahit napasimula pa lang ang finals quarter. Well, what can I say, Ralph? Ganyan talaga ang buhay estudyante. Pero get this ha, our Department of Psychology was thoughtful enough to organize a seminar like this, not just for us students, but to anyone needing it. Kaya we are live via the Department of Psychology Facebook page. Truly, we are all in this together and hoping for better days. And I am Ralph Vince Abanilia from 2P1. And I am Rhoda Giamcalio, also from 2P1, and we will be your hosts for today's event. Allow us to welcome you all to Online Ka? Okay Ka Pa Ba? A webinar on managing online-related stress and its consequences. Yes, everyone, today's seminar will surely enlighten you on how to manage both online-related stress and not just that, but also its outcomes. So if you happen to think of any questions regarding the topic at hand habang nagsasalita ang speaker natin, do not hesitate to either message me or Ralph privately or sa mismong chat box na ng Zoom kasi mamaya-maya magkakaroon tayo ng open forum. And the same goes for our Facebook viewers. You may comment under this live stream and we will note down your question again for the open forum later on. Again, don't hesitate to send us your questions for the open forum because we truly want to help each other out. And malay mo, someone else would have the same question and we are going through the same thing. And kaya, tanong mo lang kayo guys and I'm sure our speaker will answer to them to the best of their knowledge. Yes, but before we proceed to the open forum and of course the talk proper, let us first welcome each of our third year students and the people viewing us through the Facebook Live formally. Here with us today to give his opening remarks, may I now give the floor to the Chair of the UST Department of Psychology, Assistant Prof. Ryan Francis Okayubit, PhD. Thank you, Ralph and Rhoda. So a pleasant good morning to everyone and welcome to the first of the many webinar series that we are going to have for this academic year. Now, the shift to online learning is both an adjustment, not only for students, but for the faculty as well. Unfortunately, some of our students are having difficulty adjusting with this online learning. So we thought of this seminar in order to help them out. This is actually one of the many programs that the university has arranged to help students cope and deal with the stresses and anxieties that is related to online learning. So hopefully at the end of this learning session, we are going to have good takeaways in order to help our students in their learning so that they will be able to combat the stress and the anxieties that they are feeling during this online learning. So with that, I welcome you again to this seminar and thank you for attending. Thank you so much, Assistant Professor Ryan Francis Cayubit, PhD, for giving our audience a glimpse as well as a kickstart on what we have in store for them today. Let us not keep our audience waiting, Rhoda, as I now call on Assistant Prof. Maria Criselda T. Paking, PhD, to introduce our new speaker for today. Good morning, everyone. So before I introduce our speaker, a little sharing. No? When we were deciding who will be our speaker for today's webinar, we thought of several considerations, like that the speaker should be an expert on the topic, that he or she should be able to capture the attention of our students, that our students will learn from him or from her. No? All of these are actually the usual standards when you're getting a resource speaker. But we want a speaker who can relate to what our students are experiencing right now. And he was the very first person that we thought of.
Our speaker, Atomashan, who was once a third-year psychology student, experienced the multiple and at times conflicting demands of the different courses. The only difference is that now we are into online learning. But maybe, just maybe, he will tell you na baka mas maswerte kayo because you will not experience being asked to step out of the classroom. Hindi kayo mapapalabas ng classroom kung may ginawa kayo, no? I hope he will share those experiences with you. Take note those. So medyo madaming beses yon. Or better yet, you can ask, probably you can ask Sir Ryan or Sir Mark about this. But I'm sure that those stressful moments of his college life contributed in some ways to his success today. Our speaker has extensive experience in talent acquisition or recruitment. He's been to different global companies like IBM Global Process Delivery, McKinsey and Company, K-Force Global Solutions. And at present, he is a human resource assistant manager for recruitment in Samsung Electronics Philippine Corporation. My dear students, let's all welcome our speaker for today, Atomashan, Mr. Patrick Randall Rodriguez. Hello, good morning everyone. So, naririnig naman po ba ako? Yes po. Ayun, alright, sige. Hindi ko lang mag-gets but ayaw ng video ko. Hello, alright. Nakikita niyo na ako? Yes po. Alright, so hi! Good morning everyone! So ayun. So thank you joining this seminar, or I wouldn't like to call it seminar. It's just a simple kwentuhan for me. Okay, na I might give you some pointers with regards to what is happening right now, no? So like what Ma'am Chris said, ako din naging katulad nyo. Okay? So Tagalog ako. So meron ba tayong mga hindi nakakaintindi ng Tagalog? Are there Do I need to like speak in English only? Di naman? Mukhang hindi naman. So everyone can understand Tagalog. So I will be transitioning from English to Tagalog from time to time. Okay? Okay, so hindi naman to formal. Huwag kayo mag-alala. Alright. My name is Patrick Rodriguez. And again, I was a former student of UST Psychology. No, I graduated way back 2008. Okay, so katulad nyo din ako, no, naging third year student din ako. And I hope you agree, no, type in the chat box, type nyo na yes, kung nag-agree kayo na third year ay talagang isa sa pinaka stressful na what we call this na time sa college. Tama ba? Okay, tama. Ang daming nag-yes, ha. Alright, tama. Agree, tama. So, naiintindihan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. So, third year yung time na nakita ko yung sarili ko, yung katawan lupa akong nagre-review. Nakikita ko siyang nagre-review, pero ako patulog na. Okay? So, I think, hindi lang psych subjects. Marami rin ibang subjects na hindi talagang stress worthy na project, di ba? Oh, may nag-chat pa na relate. I think third year meron kayong chemistry, tama? Biochem? Ano ba ang chemistry nyo? Ha? Uy, bio-org chem. So pinagsama yung organic chem tsaka biochem? Ah, totoo pala ang impyerno, no? Wow, so talagang actually, mahirap talaga ang chemistry. True enough na talaga. Actually, sa chemistry ko natutunan na kaya ko pa palang maghirap pa. Kumbaga may pasa na akong krus, dinalawa ng chemistry eh. Okay? So talagang ang daming natawa, ang daming nagsasabi na totoo, Sir Pat. Well, totoo yan. Pero huwag kayong mag-alala. I'm here to, you know, give you like some pointers lang naman or to tell you something about
you know, like typical stress that we handle, and some pointers kung paano ba natin siya matatake, like kung paano ba natin siya parang hindi naman mawawala, no? Stress, just an introduction, stress is there in our lives every single day, every hour, every day. And this talk, it's not designed to destroy the stress. It's designed to manage it a little bit and to make, and to, you know, to help you alleviate that particular feeling. All right? So, mag-share ako ng screen, ha? So, wait lang. So, ayan, i-share ako. Share screen. Okay. So, nakikita nyo ba yung, nakikita naman, no? Nakikita naman yung screen ko, tama? Yes po. Alright. So, ganito. So, during our talks, there are times na alam ko nahihiya kayo to ask a question. Pero, if you have any questions at nahihiya kayong sabihin, isulat nyo lang sa chat box. Tutulungan naman ako ng mga host natin, di ba? Tama, mga host na sabihin sa akin na, Sir Pat, may question po. Huwag kayong mag-alala, sasagutin ko yan. Andito ako para sagutin yung mga question nyo na yan. Tutulungan ko kayo with regards to that. So, welcome sa Online Ka Pa Ba or Okay Ka Pa Ba Talk, Managing Online Learning Related Stress and Its Consequences. Alright? So, alam ko umaga ngayon, so medyo antok-antok pa kayo, pero huwag kayong mag-alala, gagawin kong hindi siya nakaka-antok. Okay, so ayan, nabigyan na ako ng introduction kanina. So, I'm a psych grad, batch 2008, and I'm currently working in Samsung Electronics. So, sa mga naka-Samsung dyan, hi! So, ayun. So, and I'm a certified warrior of love and soldier of peace. Okay? Walang certification yan. Sinabi ko lang yan. Gusto ko lang sabihin. Okay? So, that is me. Okay? So, hello. Alright. So, bago tayo mag-start, syempre, meron tayong mga reminders. Alright? So, isa-isay natin. Quick run-through lang sa ating mga reminders. So, number one, listen when someone is talking. Either ako or isang student, makinig tayo, then malay natin yung sinasabi niya or sinasabi ko, eh, na-experience pala natin and mapapa-oo nga moment tayo na parang, oo nga no, nangyayari sa akin yan. Oo nga no, na-experience ko yan. Tama? Raise your hand if you have questions or ping the speaker. Alam ko meron parang raise hand dito sa Zoom eh. Pero, if ever you can ping, you can write it in the chat box naman. So, ayun. So, there. Lagay nyo lang. Sorry. Third, this is a safe zone and rest assured that all topics and sharing are very confidential. Guys, this talk is created, this talk was created for us to have a safe zone. Okay? So, safe zone to anything that you will be talking about or anything na itatanong nyo, eh, hindi namin kayo hindi namin itatag yung pangalan nyo na aha, nangaramdaman pala to, okay? So, hindi ganun. So, guys, this is a safe zone. If you have any questions, just type it. If you have any questions, just unmute yourself. If may questions kayo, sasagutin ko yan. You will not be judged. That is a promise. Alright? Okay? Alright. Okay, so how do you feel today? Okay ba kayo dyan? Sagot nga kayo sa chat box kung okay kayo. Kasi itong tanong na to, ito ang usual, minsan, sobrang simple ng tanong, okay ka ba dyan? Kamusta ka dyan? Pero minsan, sa sobrang simple ng tanong, minsan, iilan lang or hindi natin to masyadong nakukuha. Tama ba? Hindi natin, maaaring hindi natin to masyadong nasasabi sa ibang tao or hindi din to masyadong nasasabi sa atin. So, ano naman dyan? Kumusta naman kayo dyan? Kumusta kayo dyan? Okay ba kayo dyan? Okay ba kayo ngayon? Struggling but surviving po. Gapang na gapang po. Tuon das break. Totoo sir, parang mahirap sagutin. Lunod na po. Oh, di ba? So, how does it feel? Anong na-feel nyo? Isipin nyo personally. Hindi ko kayo kilala pero tatanungin ko kayo. Hi, kumusta ka? Okay ka ba? Di ba? Okay ka ba dyan? Diba? O, ayan yung mga sumasagot. Hindi na, sir. So, basically, that is a very simple question, pero it's a triggering question.
parang kaibigan mo yan na na-break up eh. Pag kunyari, nagyaya yung kaibigan mo, eh pare, inom tayo. O sige pare, tara, inom tayo. Ganyan-ganyan. Tapos parang, oh, masaya siya sa umpisa, pero pag sabi mo, kamusta ka ba? Magbe-breakdown, iiyak, ganun. So, it's a triggering question. Tama ba? Tingnan mo, ang dami niyong sagot. Sir, hindi na po, struggling po. So, don't worry. That is actually normal, no? So, nakita niyo sa chat group, nakita niyo naman sa chat group, hindi lang kayo ang nakakaramdam niyan. Everyone is feeling that as well. So, again, itong tanong na to, isa siya sa pinakamasarap na tanong na itanong sa'yo, kahit hindi ka okay. Diba? Because it's a triggering question na talagang pag naramdaman mo, natanggap, kahit hindi mo kilala, minsan hindi mo siya masasagot ng okay lang. Or minsan, ang hirap niyang sagutin. May nagsabi kanina na ang hirap niyang sagutin. O, kamusta ka? Okay ka ba dyan? To the point na pati pag tinanong ka niya, tatanungin mo rin sarili mo eh. Oo nga, kamusta ako? Okay ba ako? Diba? So, ganun. So, basic. Start muna tayo. What is stress anyway? Alam mo, lagi natin yung sinasabi. Baya, na-stress ako. Lagi ako na-stress. Nakaka-stress siya. Toxic siya. Toxic siya. Ganyan. Nakaka-stress siya. Ano nga ba yung sinasabi na stress? Oh, alam natin siya in a way. Alam natin siya in a context. But ano nga ba siya based on like the usual definitions of stress? Stress is body's reaction to challenge. So, basically, ito daw yung reaction ng body natin. Kapag meron tayong challenges, I would use plural, alright? Because I think you'll agree na hindi lang isa ang mga challenges natin sa buhay. Diba? So, challenges. I would like to have an S over there. Ayun. Or, degree to which you feel overwhelmed or unable to cope as a result of pressure. Sinong nakaramdam nun? Medyo tagus yung second line. Overwhelmed, di ba? Overwhelmed or unable to cope as a result of pressure. Pressure na pressure. Di ba? Next, physical, mental, or emotional factor that causes bodily or mental tension. So basically, hindi lang pala ang stress, eh, hindi lang siya mental. It crosses doon sa boundary ng physical and emotional factors as well. In effect, it can cause bodily or mental tension. So, hindi lang katawan mo ang naapektuhan at hindi lang din utak mo, kundi parehas sila. Tama? So, that is stress. So, parang, oo nga, no? Upon reading the definition, when I created this slide as well, na-realize ko din na, oo nga, no? Ito nga yung stress na tinatawag, no? Na mag-uumpisa lang siya sa iisipin mo, may dadating sa yung stressor, as what we psychologist people like to say, stressor. And then, that stressor will have a chain of reaction na may mangyayari sa'yo. Diba? Parang ano lang yan eh, parang sensing and perception eh. Diba? What's the difference of sensing and perception? My professor before, which is yung nag-introduce sa akin, si Ma'am Chris, sabi niya sa amin dati, way back 2008, nagsisimula pa lang i-aircon ng third floor noon. Sabi niya, sensing is yung nakukuha ng senses mo, like ng hearing mo, anong narinig mo, anong nakita mo, ano yung naramdaman mo. Perception is when you give meaning to it. Perception is when you give meaning to that particular sensation. So, yung body mo makakaramdam ng stressor, which is the one that is being sensed by your body, your overall body. And then the perception is the way you process it. Sa perception, sa processing, dun ka nakakaramdam ng stress. Tama? Pupasok dyan yung mga tanong na, hala, paano ko ito gagawin? Hala, ang dami naman. Hala, overwhelmed na ako. Hala, kaya ko pa ba ito? Pupasok to sa mga utak niya. Tama, hindi? Oo, hindi. Oh, yan, mood din. Tama. Diba? It comes in. Oh, diba? True. Tama. Totoo. Tama. Mga natatanong. Oh, may magda all caps pa. Diba? So, tama talaga. Talagang, oo. Parang, opo, Sir Pat. Yan yung mga tanong. Yun yung talagang papasok sa stress mo. Tapos, ayan na, ipaprocess mo na siya. No? Parang, hala. Kumbaga, hindi mo pa ginagawa, pero yung utak natin, tinitingnan na niya yung future. Tinitingnan na niya yung future. Parang, ah, ito yung gagawin ko. Ito yung gagawin ko. Diba? Parang pag-ibig lang yan, guys, eh. 'Di ba sabi lagi daw nag-aaway ang puso at isip. Alam niyo kung bakit?
Kasi ang puso, ang hinahandle ng puso, yung present. Si utak, si past and future. So ang ginagawa, pinaprocess ng utak mo yung mga future thoughts na hindi mo pa nagagawa. Stress ka na! Tama ba? Sabihin nyo sa akin, mali ako. Diba? Iniisip nyo pa lang, nai-stress na kayo, aminin nyo, what more pa pag ginawa nyo na? Diba? Tama. Totoo yan. Nandiyan talaga yan. Okay? So, yan yung itatakil natin ngayon. Yan yung isa sa mga mapag-uusapan natin ngayong umaga. Okay. So, ito daw yung top 6 signs of stress. Actually, so itong top 6 na to, maraming signs ng stress, pero itong top 6, itong 6 na to, yung talagang mararamdaman nyo. Okay? So, anger, irritability, or restlessness. Lahat na lang, lagi kang galit, lagi kang irita. Diba? Yung pag tinanong ka, oy pare, nakita mo ba yun? Or sa mga kasama mo sa pamilya, sa bahay. Oh, ginawa, ano, gising na, umaga na, papasok na. Oo, ma, sandali lang. Diba? Ako, usually, pag stress ako, ganyan ako, irita ako. Or restless ako, yung hindi ako mapakali. Diba? Kasi gusto ng utak mong gawin yung trabaho, pero physically, hindi ka makakope physically kasi iniisa-isa mo siya eh. So, ni-stress ka. Feeling overwhelmed, unmotivated, or unfocused. Yan ang isa sa mga, ang mga, makikita nyo dyan na mga root word is yung motivate at saka yung focus. Tama ba na kapag ni-stress kayo, na unmotivate kayo, na unfocus kayo, parang wala kayong nakikitang reason sa ginagawa nyo, tama? Parang ako, pag nahihirapan ako dati sa math, parang bakit pa ako, bakit nahihirapan ako, bakit, gagamitin ko ba to pag nakagraduate ako? Ang bayad ko ba sa fishballs is x squared plus y squared? Pag sinabi ko ba, Manong, magkano po yung fishball nyo? Actually, may promo kami. Sa Pythagorean theorem, pwede kang makakuha ng 10. Ha? 10? Pero 30 yung bibiling. Pero pa, ganun ba ang bayaran? Hindi, di ba? So, sa chem, kunyari, ako yung na-stress ko dati sa chem, no? Bio-chem pa kami, kayo. Bio-org, kumbaga, ibang level ng impyerno yung inyo, eh. Amin, unang level parang, akala namin yun pa yun, pero may mas, kumbaga sa halimaw, kumbaga sa laro, meron pa palang mas boss sa boss. Pero love ko yung chem. Hi, mga chem prof. Pero diba, kami nun talagang, ha, chem? Tapos parang, oh, pag hinalo mo to, anong lalabas? Ganyan, parang, ha? Parang, pag hinalo mo to sa ganito, salt ang lalabas. Bakit kailangan ko pa maghalo? Eh, meron naman salt na nabibili. Diba? Bakit kailangan ko pa yung gawin? Diba? So, anyway, doon yung makikita na talagang, yung words pa lang noon nakakatakot na eh, 'di ba? May mga subject tayo na ganoon. Tsaka isa pang kinikilabutan ko rin yung nung third year ako is yung test construction. May test con kayo ngayon, no? Pero second sem pa ba? So anyway, basta yun yung isang nakakatakot ko na subject dati. Pero kayang-kaya niyo yun. Psych yun eh. So mamahalin natin siya talaga. Pero ayun nga, sa first sem, ano pa bang stress nyo other than chem? Huwag kayong mag-alala, mahal natin ang chemistry. Mahirap lang siya talaga. Aminado naman tayo dyan. Chem lab. Okay, chem pa din. Guys, ano ba ng chem sa chem lab? Nagpunta lang kayo ng laboratory, okay? Parang yun lang ho ata. Okay, so, totoo, nakaka-stress talaga yan, di ba? Lalo na kapag reports and everything. So, talagang nakaka-stress yan. So, trouble sleeping or sleeping too much. Sino dito ang mga nagkaka-trouble sa sleeping? Diba? O, ayan, research daw. Oo, mahirap talaga ang research. Totoo yan. So, racing thoughts or constant worry. Problems with your memory or concentration. May nagtanong, what is sleep? Dati hindi ko rin yan nakilala, hindi ko rin kilala ang what is sleep eh. Dati na master ko ng makatulog ng nakadilat eh. Yung nagugulat na lang ako sa sarili ko pero wala namang nakakagulat. Wala. Na-experience nyo ba yun? O ayan, yung mga masandal tulog, eh, nagkakaroon ng problema. Diba? So parang sa sobrang stress mo, hindi ka makatulog paggabi. Bakit? Kasi alam nyo ba na during the time na matutulog kayo,
dito dumadating yung mga thoughts na minsan ay nasa underlying thoughts nyo, yung minsan hindi, yung minsan akala nyo iwala, pero pag matutulog ka na, naiisip mo siya. Tama? Naiisip mo siya pag tulog ka. Kasi pag matutulog ka, ikaw na lang mag-isa, wala kang kausap, nandun ka lang sa room mo, or nakahiga ka lang sa kwarto mo, tapos dun mo maiisip yung mga ganyan. So, dun siya, bibili siya ng bibilis. Diba? O, pati daw sa panaginip, humahabol ang requirements. Totoo yan. Dati ginising ako ng nanay ko. Sabi na nanay ko, uy, Patrick, ginising ka. Bakit? Ano, narinig kita, nagre-recruit ka, pero tulog ka. Biruin mo? Kasi, based naman sa introduction, HR ako by nature. Pero isipin mo, kunyari, narinig nyo, may tulog na tao, may naririnig kang tulog na nag-i-interview. Ganun ako ka-stress dati. Parang natutulog ako, parang, ah, tell me about yourself. What are your strengths and weaknesses? Sipin nyo, di ba? Ganun ako mag-isip. So kayo, baka nga ganun kayo. Baka may, meron sa inyo, ganun na, hindi nyo lang alam. Kasi syempre, tulog kayo. Alright. And ito, lastly, making bad decisions. Ito, totoo to. Minsan kasi tendency ng tao, huwag nyo sabihin sa akin na walang nakagawa nito. We are so stressed. When the stress triggers, the emotional wheel starts turning and turning, and then when we make decisions, sometimes nawawala yung logical thinking natin. Nag-iisip tayo based on emotions. Yan yung mga nangyayari ng stress. So kung titignan mo lahat yan, kung titignan mo lahat yung six signs na yan, makikita nyo na hindi lang siya, makikita nyo na hindi lang siya nakaka-apekto sa inyo, kundi makaka-apekto din siya sa mga taong nasa paligid nyo. Maapektuhan din yung mga taong kausap nyo, di ba? Sa mga may boyfriend or girlfriend, pag stress kayo parehas, lagi kayo nag-aaway. Di ba? Sa mga kasama nyo sa bahay, aawayin nyo sila. So, nagiging outward na yung negativity. Bukod sa papasok na siya sa katawan mo, pabuga pa siya sa ibang tao. Pabuga pa siya sa ibang tao yung stress na yon. So, parang oo nga, hindi lang ako yung naapektuhan. May apektuhan din yung ibang tao and their perception of me. Okay, tama. Tama ko, hindi. Meron ba kayong, pag-stress kayo, parang lahat gusto nyo awayin. Tama, mali. Tama. Tama, totoo. Di ba? Oh. Uulitin ko, hi friend, kumusta ka? After makita mo yung anim na yon, na signs of stress na yon, kumusta ka ngayon? Meron ka bang na-feel dun sa anim na yon? Di ba? So, huwag kayong mag-alala, marami akong mga ganyan na kamusta kayo. Kasi, syempre, ito yung time na magkakamustahan tayo. Okay, huwag kayong mag-alala, walang ano to, wala tong quiz, wala tong lesson sa dulo. Magulat kayo, ending nito, yung mga hilig sa biochemistry ang meron. Sasagutin nyo pala. So, anyway. So, ayan. So, friend, kumusta ka? Alam, isipin nyo yung mga anim na yun. Parang, oo nga, no, na-feel ko nga yun. Oo nga, nararamdaman ko siya. Usually, nararamdaman ko siya, di ba? So, ayun, yun yung kumbaga tinawag natin na parang self-check lang, kumbaga. Ayan. Anong meron ngayon? Bakit ba tayo nai-stress? Di ba? Nai-stress tayo because of this. Nagkaroon ng COVID-19. So, ayan. There was a pandemic and everyone was shocked. We were unprepared. The world, actually, unprepared ang mundo dito sa virus na ito. So, ano nangyari nung nagkaroon ng COVID-19? So, nagkaroon ng quarantine guidelines, stay-at-home protocol, everything done online, yumaman yung may-ari ng Zoom. Diba? So, siya ang talagang yumaman ngayong ano. Natalo niya si Skype. Okay? So, ayan. Non-face-to-face meetings. Diba? So, yan yung nangyari. Na-experience ng buong mundo yan. Lahat tayo na stress. Lahat tayo, parang bumalik tayo sa basic na pamumuhay. Hindi tayo nakakalabas. Tama? Sino dito namimiss ng lumabas? Sino dito namimiss ng mag-travel? Ako, oo. Ako. Ayan, oh, bilis ng chat room. Oh. Ako po. Oh, di ba, me? Kahit sa mall lang po. Di ba, alam nyo, I know, even grocery runs, natutuwa na ako sa grocery. Pero nakaka-stress pa din kasi paglalabas ka, mag-grocery ka, ang dami mong kailangan dalhin. Kailangan mo, kung nag-gloves kayo or hindi, gloves, alcohol, face mask. Grabe, di ba? Alam nyo ba kung anong parte ng katawan ngayon ng pagod na pagod sa COVID? Alam nyo? Tenga.
Tama, tenga. Bili mo, may mask ka na. Meron ka pang face shield. Tapos pag may salamin ka pang katulad ko, may tenga ka pa. Pati kaya bag mo, ilagay mo na sa tenga mo. Total, lumakas eh. Lumakas ang tenga ngayong, ano eh, ngayong COVID eh, di ba? So talagang nakaka-stress even to the mere fact na lalabas. O yan, kahit sa 7-Eleven lang po sa tapat ng dorm. O, di ba? Talagang may enjoy mo yung kumbaga tamaan ka ng araw, yung pag tinamaan ka ng araw, parang may tunog. Ha! Ito pala yung labas. Di ba? So yun yung nangyari, nagkaroon ng COVID. So, hindi na tayo pwede lumabas, ang daming kailangan gawin. Ultimo pagbili ng grocery, pagbili ng pagkain, nagkaroon pa ng time na sarado lahat ng mga fast food, so hindi tayo makakain ng talagang yung mga mabilisang food, lalo na yung mga nasa dorm, di ba? Yung mga kailangan ng makabili ng food, so nangyari yung COVID. Medyo na back to basic tayo ng konti, di ba? So ayun, so talagang the world stood still. Tama? Parang wala masyadong bumabiyahe na transport sa labas. Kung magbabiyahe ka man, kung magkukotse ka man, kung magmumotor ka man or whatever, dito ka lang sa area na to. Pag lumabas ka ng Manila, may mga checkpoint na siyempre, pag wala kang maipakitang document, hindi ka pwede yung pumasok in that particular province. So, kailangan mong bumalik. So, nagkaroon ng ganong issue, tama ba? So, talagang nakaka-stress na parang sabi nga, di ba, sabi nga sa kasabihan, ibon man may layang lumipad. Ikaw pa kaya, tao pa kaya. Like, ako gusto ko lumalabas, gusto kong naglalakad, gusto kong bago ako magtrabaho, parang ini-enjoy ko yung labas. Ngayon, ang hirap na ma-enjoy kasi syempre nakakatakot na din, tapos ang daming kailangan gawin paglalabas. So, nagkuminto yung mundo. And nag-trigger yon ng mga stress sa ating mga tao. Or kung hindi man stress, nag-trigger yon ng worry. Hindi lang sa atin, kundi sa mga, sa iba-ibang uri ng tao, sa mga magulang natin, sa mga ganun. So, talagang naapektuhan talagang lahat. So, ito, basahin natin. No? So, pandemics can be stressful, syempre. Alam naman natin yan. Coronavirus disease 2019 or COVID-19 pandemic may be stressful for people. Fear and anxiety about a new disease and what could happen can be overwhelming and cause strong emotions in adults and children. So, hindi lang tayong early adults, kundi yung mga bata din. Alright? So, public health actions such as social distancing can make people feel isolated and lonely and can increase stress and anxiety. However, these actions are necessary to reduce the spread of COVID-19. Wala eh. Yun talaga yung kailangan gawin. Tama ba? So, wala tayong choice. Biruin mo, mga Pilipino, kilala tayong napaka-social na people. Biruin mo, kilala tayo because of our hospitality. Tapos, bigla tayo magsa-social distancing. Parang ang layo natin. Tapos, hindi na pwede muna yung shake hands or yung beso or yung yakap. Eh, ganun tayong mga tao eh. Diba? Mga girls nga eh. Sis, napakalayo mo palang nakanguso na para mag-cheek to cheek kayo, para mag-beso. Oh, hello! Diba? Diba? Kami mga lalaki, syempre, medyo ano kami eh. Hindi naman kami nagbebeso minsan. So, ma-shake hands din kami or yung parang appear namin with the hug, yung ganon. So, ano talaga? Social talaga tayong Pilipino. Talagang touchy tayo. Friends natin, lagi nating hinahag, ganun. So, coping with stress in a healthy way will make you, the people you care about, and your community stronger. Tama naman. Totoo naman. So, that's why we have this talk. So that we can, as much as possible, cope with the stress, make it manageable ba, kumbaga. So, wala tayong magagawa. Yun talaga yung kailangan. Hindi mo na pwede mag-cross na ibang province. Yung mga mahilig magbiyahe outside the Philippines, hindi mo na tayo makakabiyahe kasi nga syempre medyo nagsara muna ang ibang bansa with regards sa tourists, ganon. So talagang sunod-sunod yung stress nyo. Alam ko meron sa inyo diyang na-stress na hindi kayo makakalabas ng bansa or hindi kayo nakaka-travel. Or kung nasa province yung parents nyo before, na-stress din kayo ng onte dahil doon, tama ba? So talagang stressful ang pandemic. And based sa mga nakikita natin or based dito sa sinasabi nitong paragraph na to,
hindi lang tayo ang nakakaramdam niya. Nararamdaman din niya ng ibang tao. So, don't think na itong nararamdaman ko, ah, nag-OA lang ba ako? Ah, nag-inarte lang ba ako? Hindi. Lahat ng tao nakakaramdam ng pandemic stress. Iba-iba lang kung paano natin yan hinahandle, kung paano pa nila hinahandle. Okay? So, yan yung sinasagot. Netong talk na to. So, why are we here now? Why this talk? Bakit ginawa ng psych department tong... Ay, nahihila ko. Sorry. Bakit ginawa ng psych department tong talk na to? Bakit gumawa ng ganito? Diba? Because of this. Diba? Sinong nai-stress sa online learning? Me. Oh, ang dami. Oh, present. Oh, diba? So, online learning. Actually, alam nyo ako, totoo yung sinasabi ni Ma'am Chris dati. Napapalabas ako sa classroom. Sir Ryan, napalabas niya din niya ako. Pero hindi ko sinasabi na magandang mapalabas sa classroom. Ah, hindi. So anyway, ako dati, ang hirap tumahimik. Hirap na hirap akong tumahimik. Yung bibig ko parang 7-11. Tapos to the point na sinabi pa sa akin ni Ma'am Chris, alam mo pa, hindi ka talaga tumitigil, no? Parang na-realize niya. Tapos na-realize ko din. Oo nga, no? Hindi nga ako tumitigil, no? So parang active ko. So malaking bagay sa akin yung pakikipag-socialize habang nag-aaral ako. Diba? Siyempre, meron dyan yung nakikipag-socialize ka sa mga blockmates mo na pagdating mo, kunyari, wala pa yung prof, diba? Kaya nga na-invento yung noisy tsaka not in proper place, eh. Ever since lumaki ako, guys, lagi akong number one dun sa dalawang yun. Alam nyo ba, dumating sa point nung high school ako at saka nung elementary ako, yung nanay ko, ini-extra na yung baon ko dahil alam niya magbabayad ako ng noisy tsaka alam niya magbabayad ako ng standing, eh. Alam niya talaga. So sinabi niya, oh anak, ito yung baon mo. Ito pala yung babayaran mo sa noisy. Tingin ko makaka times 5 ka ngayong araw na to. Tapos sa standing, tingin ko makaka times 7 ka din. Oh, hi Ma'am Ses, andiyan ka pala. So ayan. So talagang ang hirap ng online learning sa akin. I try to empathize with you guys na sa akin, inisip ko, hindi ko siya kakayanin talaga. Kayo pa kaya, 'di ba? Hirap na hirap kayo, kaya nga kanina, 'di ba? Sinabi niyo struggling po, tapos ang dami nagsabi sa akin na ako po nahihirapan ako sa online learning. Mahirap talaga ang online learning. Bakit? Sige nga, bigyan niyo ako ng example. Kung pwede kayo mag-unmute, sabihin niyo sa akin kung ano yung mga challenges na nakikita niyo sa online learning. Sige, bigyan niyo ako ngayon. I-chat niyo sa chat box or mag-unmute kayo tapos sabihin niyo sa akin. Sorry. What made online learning, you know, that hard? Oh, may nagsalita si Daniel Angeles. Perpetual stress. Grabe. Hindi na stress, ha? Perpetual na. Grabe. Hindi ko ginagamit yung word na perpetual. Usually, una yan, tapos pangalan ni Mama Mary, pero siya na igamit niya sa stress. Wow. Okay. Connectivity issues. Yan ang talagang isa sa mga problema. Mahirap po mag-communicate with each other pag sa internet problems. Tama. So, problem ng provider nyo. Tapos, ang nakakainis pa sa connectivity issues, siya yung problema na tatagal. Tama? Tatagal. Hindi siya yung, kunyari, ngayon, may talk tayo ngayon. Kunyari, nag-talk ako ngayon. Nung wala internet ko. So, nawala. Hindi siya yung, tatawag ako sa, kung saan mang company yung internet ko. Sir, ma'am, good morning. Nawalan ako ng internet, pakabit. Ah, yes, sir, ikakabit na namin ngayon. Magbibilang ka na 1, 2, 3, andyan na. Hindi siya ganun. Tumatagal siya, tama? Aabot siya ng linggo, aabot siya ng buwan. Tatagal siya, and that will create stress. And that stress will build up as soon as hindi siya nasasagot, as soon as hindi siya nagagawa. Ano pa? Marami pong distractions. Totoo yan. Ako never ako natapos ng isang online session nang walang naririnig na manok, aso, mga nagtitinda ng taho sa labas. Eh minsan nakakainis pa, suki ko na yung mga taho, eh. So minsan habang may meeting ako, magsasalita, taho, taho. Tapos parang, oh my God, oh my God.
Hinto pa sa bahay namin. Serpat, taho, serpat, serpat. Talagang malalaman ng mga nasa meeting ko na, ay, sagutin mo na muna siya. Mukhang ikaw yung tinatawag niya. Yung mga ganun. So, marami talagang magulang, minsan utusan ka, diba? Marami talagang distractions. Ano pa ba? Yung hindi separated yung home life and school life. Ay, totoo to. Alam nyo ba? Just to connect this, ah. Nagkaroon ng study, I forgot kung sino yung mga gumawa ng study nun. There was a study sa HR na yung working from home, eh, hindi siya ganun ka-effective kasi natatanggal niya yung barrier ng sanctuary ng bahay at saka yung work area, which is yung office. Totoo yan, na hindi mo nasa-separate yung home life and school life. Totoo yan. Sinabi ni Nazrin Altea Latam. And also, miscommunication when stress comes. Tama, totoo yan. Nagkakaroon kayo ng miscommunication. Yung home, di na siya home. All day, every day po, worried kasi parang anytime may dadating na task. Oo nga, totoo yan. Kasi nagkaroon, online eh. Ang dali lang mag-online, ang dali lang din mag-offline. So, namamaximize yung oras ng todo. So, yung breaks in between, wala. Like, kunyari, pagpasok mo ng school, bago dumating yung prof, kasi maglalakad muna sila eh. Lalo na pa-square tayo. Kunyari si Sir Ryan, yung class ko. So, from dito yung classroom ko, let's say sa, pag sa P-hall yung class ko, ang lapit. Siyempre, katabi lang nila yon. So, pag sa ibang room, let's say, kunyari, sa mga 307 ako, ganun. So, iikot pa si Sir Ryan, maglalakad pa siya bago mapunta sa akin. At that time, nagdadaldalan pa tayo, tama ba? So, yung mga ganung breaks, yung mga ganung stuff, tsaka parang pag nahihirapan ka sa lesson, pwede mong sabihin yung katabi mo, na ano daw yun? Ano nga yun? Diba? Tama? Ganun eh. So, yun yung mga stress na daw natas. Ito pa, bigla-bigla po nagme-maintenance yung globe nang walang advisory. Totoo to. Mayroon po, lalo na kapag wala kang private space sa bahay nyo to concentrate. Tama yan. Napakarami pong module activities sa elementary online kaysa sa face-to-face from Vanzel C. Hello po. Oh, okay. Tapos hindi rin po maintindihan ng iba na nag-aaral ka while at home. Akala po ng mga tao sa bahay nagbabakasyon ka. Actually, totoo yan. Totoo yan na hindi naman talaga, pag natapos na yung online session, boom, kunyari pagkatapos nito, hindi ka naman tapos na mag-aral eh. Tama? Mag-aaral ka pa after. Tama, mali. Kasi may mga time na kunyari, during discussion, hindi mo naintindihan, babalikan mo siya after. Diba? Tama, totoo yan. So, yung mga nabanggit nyo, lumabas yan dun sa mga common na nararamdaman nila. So, again, kamusta ang online learning nyo so far? So, ayan ang mga sagot. Hindi ko na pindot to kanina, okay? Huwag kayong mag-ala, ulitin ko guys. Lahat ng mga sinishare nyo, safe zone sharing to. And pa, sa atin lang to, hindi to gagamitin, hindi to magagamit against you. So go lang, mag-share lang kayo. Yan, so ayan. So, based sa mga nakita ko talaga sa inyo na, na reasons, talagang mahirap talaga ang online learning. Mahirap talaga. Lalo na, the mere fact na, I'm sorry sa mga prof, pero may mga time talaga na inaantok minsan ang estudyante, isipin mo kaya online pa. Diba? Sa akin talaga kasi noon, driving factor pag napapagalitan ako eh. Ay, pat ang ingay mo. Ha! Gagawin ko motivation yan. So parang, diba? So, nakakantok din. And also, hindi lang tayong students ang nagkakaroon ng stress. Yung mga prof din natin, ang hirap kaya magturo. Ilan lang ang kasya sa screen. Diba? Paano nila matuturo? So, this particular scenario, the online learning itself, it's a stress between the professor and the learners, the students. So talagang naramdaman natin na talagang shucks, ang hirap niyo. Tapos pag ang mahirap pa kasi minsan pag hindi ka rin makakopap, like kunyari, ang bagal ng internet mo, ang napakadaming nagsabi na ang bagal ng internet. Tapos na yung nasabi, naglag yung internet mo. So pagpasok mo, Iba na yung pinag-uusapan nila. So wala na, naiwan ka na. So parang ikaw, malilito. May stress ka ngayon kasi yung tinuturo nila is connected dun sa nasabi kanina na hindi mo na basa. Irita ka na, busit ka na. Ako ganoon eh. Ano ba to?
hindi ko na ito maintindihan. Kumbaga sa akin, bakit dalawa na yung bilog? Bakit dalawa na yung octagon? Kanina wala kaming octagon na. Diba? So parang ganun. So talagang mararamdaman mo. Tapos parang, syempre, yung prof mo din, on the other side, talagang, ang dami nyo eh. Minsan hindi kayo kasi sa isang screen eh. So, hindi niya kayo mapansin. So, ganun yung nangyayari. So, constant struggle talaga. Ano yan? Magastos, bumili pa ako ng ring light at headset. Ah, ring light? Oo nga, totoo yan. Siyempre, kailangan din ng mga lighting. Ayan pa. Diba? So, equipments talaga. Alam nyo ba na 24 million students ang bumalik sa school etong pandemic? Napakadami nito, guys. Ang dami nito. Tapos ilan ang ratio ng teacher to students and ilan ang subject ng isang student. Diba? Tama. Nangyari ba sa inyo yung tapos na yung klase tapos parang sinapak tapos hindi mo alam yung nangyari? Yung tapos na yung klase, goodbye guys, ganyan, sabihin ng prof nyo. Tapos ikaw na ako ganun ka. Napipi ka? Diba? Nangyari sa akin. Isipin mo, dati ganun ako, nai-experience ko yung dati. Diba? Biro mo, dati, nung nandyan sila, nagtuturo, na-experience mo lang, parang, ano nangyari? Lalo na, kapag, yung subject ko is journals, yung current issues in sa ecology, minsan, pag hindi ka nakabasa, kunyari, nagbabasa kayo ng journal, may time na kunyari, kasi magulo ako eh, ADHD ako eh. So may time na, kunyari, sinusulatan ko yung likod ng kaklase ko. Hindi, joke lang. Kunyari, may ginagawa akong iba. Tapos pag binalikan ko, kaya ano nangyari? Tapos, andyan na, dire-diretso para ako. Ano nangyari, di ba? Di ba? Tama. Tsaka, eto, madalas ko siya din sa chemistry din. Diyos ko naman. Gagawa ng mga bilog-bilog. Tapos parang ako, okay. So parang, meron pa nga dati nung org chem namin, nung introduction, org chem. So guys, we will not be tackling inorganic material. So this is gonna be only for organic chemistry. Una, parang, wow! Hindi ito yung malupitan. Organic part lang talaga. Pero magugulat ka yung laman niya. Parang, ay, ayun na pala, di ba? Alam mo, minsan may mga subject talaga na nakakalimutan mong kumurap. Minsan yung paghinga rin, baka pwede mong makalimutan. Totoo yan. Isipin mo in front ng may professor, nangyayari na yun. So what if mag-online learning kayo? Nag-online learning kayo, tapos ganun yung nangyari. Wala kang babalikan. Tapos parang, tapos na? Diba? Eh, gano'ng katagal ang chem nyo? Ang mga, 1.5 sa amin nun eh. PPH kasi ang chem ko noon. So talagang, ang tagal. Talagang, after ng prof, umalis. Parang ako, nangyari? Ano nangyari? Parang, diba? And totoo, aminin nyo, kapag dumating yung moment na nalunod na kayo, kasi naiwan na kayo eh, hindi nyo na alam yung nangyari, yung utak nyo, minsan baliw din ang utak natin, alam nyo yan, bigla mong mapapansin yung mga bagay na matagal nang nandyan, na parang, ay, sira pala yung bubong na itong 314, no? Oo nga, bakit hindi kaya nila itong ginagawa? Yung mga ganon, aminin nyo, totoo yan. Tsaka yung mapapasilip ka sa ano nga ba yung nasa, yung quadripark ba yun, yung nasa likod ng main building? Parang, ang daming tao. Pag ganitong time pala, uwian na rin ng AB. Or ano to, kainan nila? Noon? O yung fountain. O diba? O yung mga nagda-dance practice, tsaka yung mga nakakaawang nag-PPE sa labas ng folk dance na alatang late nag-enroll, wala nang nakuha ang PE, folk dance na lang, mga lalaki. Tapos parang andray palang tao sa baba. Nangyayari to, guys. Totoo hindi. Yun yung part na, sorry, natatawa ko. Pero pag dumating ka dun sa part na yun yung part na, kumbaga, yung utak mo parang sabi, ay, ayaw ko na. Hindi ko na mag-gets eh. Ayaw ko na. Ay, daibo, no? Totoo, hindi. Yun yung nangyari yun sa akin dati kapag naiwan ako. So, what if pa? Ngayong online learning na kailangan mo pang naka-earphones,
Diba? At talagang, mer ako dati nakikita ko parang yung pamangkin na isang office mate, talagang pag ni-stress, tinatanggal niya earphones niya tapos talagang nakaganon lang. So, stress talaga. Tapos biruin mo, lahat ng ng dami ng estudyante na babalik. So, 731 colleges and universities opened noong August. Noong August. Then, 186 more ang nag-open ng September and October according yan kay Ched Chairman Prospero de Vera III. So, guys, alam na na may pandemic na talaga and talagang kailangan mag-adapt ng mga schools para maturuan ang mga leaders of tomorrow, ang mga students natin. So, syempre, mag-a-adjust sila. And ito yung nakita nila na adjustment, which is online learning talaga. Diba? So, ayan, marami talaga. Stress yan. I mean, paano? Isipin nyo na lang, stress kayo about it. Kasi kayo yung mga estudyante, parang, paano ko ito matututunan? Isipin nyo nung in-announce to sa mga prof nyo. Hi, everyone! So, kunyari si Sir Rai. Lahat ng psych professors, guys, online learning na tayo starting from now. Diba? So, syempre, nagulat din yung mga professors dito. Parang, aga, online learning. So, diba? Kasi hindi tayo ready. Hindi naman ito yung conventional eh. Diba? Maraming factor na nawala. So, ito. Andito ba yung mga nararamdaman nyo? Internet connectivity, totoo yan. Tama, nasabi nyo na yan. Individual learning skills and abilities. Guys, ito, elaborate ko to. Lahat tayo, iba-iba ang learning skills natin, tama. Tama, mali. Meron sa atin, during exam, sobrang lakas gumawa ng reviewer. Ang dami kong kaklaseng ganyan. Ang galing talaga gumawa ng interviewer. Ang galing talaga gumawa na parang ako, hala, paano may nagawa habang inaral mo? Oo, may design pa. Tsaka yung hinahati yung pad na hindi mo, magugulat ka na yung pwede niya palang mahati ng ganun yun kadami. Ako, tas meron naman tayong mga kaklase na galit sa stabilo, galit sa highlighter. Lahat sa libro, hinahighlight. To the point na nagtutubig na yung page, tatagos na sa kabila. Oo. Ako, ganun ako eh. Bumibili pa ako ng iba-ibang kulay. Iba yung kulay ng term, iba yung kulay ng meaning. Ganun ako mag-aral. Tama, mali. Para organize po. Tama, tama naman talaga. O, diba? Ganun ako. Hindi ako gumagawa ng reviewer. So, isipin nyo na lang, iba-iba tayo ng style habang natututo. Merong mga natututo habang may TV, nag-aaral na may TV. Merong nag-aaral sa ibang lugar. Totoo to, nag-evacuate sila. I know, meron ako mga kaklase dati na nag-aaral sila during prelims and finals outside their bahay. Kasi ayaw nilang ma-incorporate yung stress sa bahay. So lumalabas sila, bibili lang sila ng isang kape, tapos doon sila mag-aaral whole day. Wala silang pake kahit pinag-uusapan na sila, pero doon lang sila nag-aaral kasi doon sila nakaka-focus, yung hindi nila kilala yung mga tao, pero may social silang nakikita. So isipin mo kung ganun ka. Isipin mo kung ikaw yung tao na kailangan kong mag-review sa labas or kunyari, hindi ko alam kung meron pang mga nasa dorm ngayon, pero isipin nyo pag nag-aaral ka sa dorm. Minsan ilang kayo sa dorm? 5. Lahat kayo naka-online. Tapos yung mga klase mo, mga AB, tapos may kaklase ka pang music. Ay guys, pasensya na, finals namin. Di ka, hindi, okay lang. Ano subject yung finals yun? Trumpet. So, magtotorotot ako dito buong araw. Baka maingayan kayo. Diba? So, iba-iba kayo na. Diba? Diyos ko, natry nyo na bang pumunta sa conservatory ng finals nila tsaka prelims? Grabe, sa mga hagdan, talaga nagpapatugtog sila. Diba? Minsan may mga xylophone pa eh, yung mga sa pesta. It's a small world. Tinanananan. Yung mga ganon. So, yung mga nagtutrumpets pa. So, talagang, di ba? Hindi na, sa dorm naman, hindi naman kayo Albertus. Oo, may pa-Blackpink pa, di ba? Di ba? So, di ba? Hindi naman sa mga dorm. Sa dorm naman, hindi naman kayo, anong course mo? Science ka? Nako, mahirap tong subject na to. Dito ka, katabi mo yung rehab science at yung mga med. Music ka? Napakaingay mo, nakairita ka. Dito ka. Hindi naman ganun, di ba? Hindi ganun ang hatian sa dorm. So, you have to, iba-ibang learning skills natin. And yun nga,
maapektuhan siya ng online learning. Totoo hindi? Kasi wala eh. Focus ka eh. Ayan eh. Nandi, wala ka naman ibang makita kundi ayan sa screen. Asa screen yung asa screen yung inaaral mo. Hindi ka naman pwedeng lumabas dahil wala internet sa labas. Unless mayaman ka, meron kang pocket wifi. Diba? So, ayan. Focusing on lectures. Katulad niya na nasabi ko kanina, mahirap mag-focus sa lectures. Mahirap talaga. Even I know some professors talaga na sinasabi nila talaga na nahirapan yung mga bata, lalo na sa lectures. Eh wala, wala din silang magagawa kasi talagang kailangan siyang i-lecture at talagang medyo mahaba, ma-wordy yung ano. Then work-life balance, may nagsabi na nito kanina. E-learning equipment, yan. Katulad ng sabi ni Ma'am Ses kanina, syempre para makita siya ng students niya, kailangan niya ng ring light. Ang dami mong bibilin. Tama ba? Kailangan maganda yung laptop mo. Hindi pwede yung putyo-putyo lang na laptop hanggat maaari. Kasi syempre, kung ang bagal ng laptop mo at yung mga kaklase mo, mabibilis yung mga laptop nila, ay, may iwan ko talaga. Tama hindi. Parang pumunta ka ng karera, dala mo jeep. Makasama mo, naka-Ferrari. So, durug ka talaga. Unless nakapatok ka, yung may base pa. Diba? Yung mga Tagalog pa na rap. Yung mga ganun, diba? So, anyway. So, balancing time, nasabi din to kanina. Subjects that are hard to teach and learn online. Sige nga, bigyan nyo nga ako ng subjects na hard to teach and learn online. Hard to learn online na subjects. Sulat nyo dyan. Go lang. Okay. Alam nyo, okay, so chem na naman. Nag-usap-usap ba kayo? Uy, sabihin natin si Sir Pat Chem lagi. Lagi nyo yung sinasabi nyo ah. Anyway, so totoo naman. Totoo yan. I agree. Ako, ayun ako. Alam, sabi ni Ma'am Kiss kanina, baka nga sabihin ni Pat na swerte kayo. Actually, swerte din kayo in a way dahil yun nga, hindi kayo pupapasok. Pero ako, iniisip ko talaga paano ko matututunan yung chem. Paano kayo matututunan? Di ba? Ayan, collective struggle po. Totoo. Sorry, natawa ako. Totoo, wala. Na-imagine ko maghahawak-hawak kamay na lang kayo eh kung magkakatabi kayo tapos online learning. Guys, chem na naman. Akin na yung kamay mo. Pagdasan natin ang ating sarili. Wala, di ba? Sabi nga ni Bon Jovi, living on a prayer. Ang hirap talaga. Tapos, ayan, may online. Totoo ba to? May online experiment kayo? Magpa-prayer vigil din po kami. Ah! Nag-wipe po kami ng cuvette? Ah, talaga? Legit yun ah. Talaga? Oh. Isipin nyo na lang, kawawa yung may zoology. Kailangan nilang maghiwa ng frog indoors. At may written report. Ah, oh, mahirap talaga yung written report. So anyway, di ba? Talagang, meron talagang subject na parang ikaw mismo, isipin mo, paano ko ito matututunan online? Paano ko to gagawin online? Sige nga. Di ba? So parang, imagine na lang po naming ano raw po kulay lalabas sa carbohydrate. Oh, di ba? So, ang hirap. Totoo yan. May mga subject na hindi talaga siya pang online. Pero dahil nga, because of the pandemic, kailangan natin mag-adjust. Kailangan online. Tama? Ito pa, sometimes modules are not enough. So, may mga subject na modular, may mga subject na hindi. Pero sometimes, hirap din tayo kahit module. Aminin nyo. Sorry, di ba? Mahirap talaga. Hindi siya ganun kadali. I mean, there was this instance in our work. Let me just share in our work na parang sinasabi na wow, masaya tayo ngayon kasi ito yung inahanap dati pag naghahanap ng work yung ibang tao na ano, sana may work from home, gustong-gusto nila ngayon. Pero ngayong nangyari to for like more than 6 months na naka-work from home sila. Maraming tao ang na-realize, not just working people but in terms of students. Maraming tao ang nakaka-realize na e-learning or working from home is not beneficial for them. Huminto ako kasi sobrang lakas nun eh para pumasok sa inyo. Para mapa-oo nga kayo. Sino na pa nod? Sino na pa sabi? Oh, ano? Maraming nakarealize na
hindi pala para sa akin to. Hindi la, it's not madali na nang iniisip ko dati, online learning. Kukuha lang ako ng table, kukuha lang ako ng laptop, meron akong papel dito or book sa tabi ko, yun na yun, tapos na yun. Simple as that. Napakadali. But during the application phase, wala. Ang hirap. Hirap na hirap kayo. Tama, mali. Diba? Aminin nyo, nung una, sinabi pa, yay, hindi na kami papasok. Kaya, diba? Ako, ngayon, pag kahit ngayong nag-work ako, pag umuulan ng malakas, lagi ko sinasabi, ay, kung estudyante ako, hindi na naman ako makakapasok kasi baha sa amin. Diba? Baha sa USB. Diba? So, aminado po ako dyan, pa mas pagod po ako sa, diba? So, nagulat tayo na hindi pala siya for us, hindi siya for everyone. Merong mga tao na gusto siya, marami, maniwala kayo, marami ding may magusto sa kanya, pero meron ding mga tao na marami rin na nagsasabi na hindi siya para sa amin. And lastly, socialization with blockmates. Guys, totoo to. Kahit introvert kayo, nakikipag-socialize kayo sa blockmates nyo. Diba? Tama, totoo to. Kailangan mong mag-socialize sa blockmates. Kahit kami, sa office, diba? Sabi nga nila, pagpasok mo ng opisina, 8 o'clock to 10, breakfast at chismisan muna, tapos trabaho, then lunch, chismisan, lunch, trabaho, break, ganon, diba? Ganon, tapos, oo, socialization, ayan, maraming, totoo, mismo nang, ang ano neto, this may sound a little mushy, pero totoo to, nakakamiss mang hug ng tao. Diba? Nakakamiss mang hug ng tao na, oy, kamusta na? Wala eh. Ngayon, ano, wala, diba? Wala na pong inuman after exams. Ay, masama yung inuman, ha? Hindi ko ginawa yan. So, anyway, diba? So, ano yan eh? Ako dati, lahat ng org member ako halos. So, parang, committee head pa ako sa PsychSoc dati. So, talagang, pag inikot ko yung square ng main building, talagang para akong MRT eh. May istasyon ako lagi. Uy, pare, kamusta na? Sige, mamaya na lang. Uy, pare, kamusta? Diba? So, talagang i-socialization, mahirap talaga. And also, during times na magre-review kayo dati, nauso nga yung group, diba? Group review dati na hindi naman talaga kayo nagre-review pero nakakapasa kayo ng exam. Diba? O, BS Psych, major in orgs. Oo, totoo yan. BS org ako dati, minor in psychology. Nag-yellow jackets pa ako noon, diba? Tapos nag-teatro pa ako sa science. So, talagang, diba? So, imagine that, na nawala lahat yun. Nawala lahat yung socialization na yun. Naging online learning kayo. Hindi. Ay, nako. So, anyway, diba? So, parang, nawala lahat yun eh. Na parang, dati, akala natin wala lang siya. Wala. So, hindi nga natin siya na, diba? Nung pumapasok kayo, hindi nga siya ganun na, hindi natin siya nararamdaman. It's just automatic na pag nakita natin yung best friend natin, yayakapin natin, yung group of friends natin, gano'n. But now, nawala yun. Kasi, online e-learning na, bawal mo na ang touchy-touchy. And that itself, the thinking of that, the socialization with blockmates, nawala yun, talagang ang sakit na na parang, ala, oo nga, no? Biro mo, papasok ka, gigising ka. As upo ka lang sa area mo ng pag-aaral, aral, din pagkatapos ibababa mo, nakakain ka, ganun. Guys, ang difference na lang ngayon ng weekday sa weekend, wala kang naka-on na laptop, pero ganun pa rin, asa bahay ka. Pero I think weekends, nagre-review kayo, so wala ganun din. So isa siyang dire-direcho, di ba? So, mahirap talaga. And talagang mararamdaman natin siya. So ayan, ibabalik ko na naman sa inyo. Okay pa ba kayo? Need mo ba ng space? Diba? Masasabi mo pa ba ngayon yan? Ay, nai-stress ako. I want to be alone. Huh? Masasabi mo pa ba yun? Alam ko may meron pa rin, pero diba? So, it's there. Talagang yung mga nabanggit ko, totoo yan. Totoo yung mga nabanggit ko. And kayo mismo, naramdaman nyo yan. Diba? So, ito, everyone reacts differently to stressful situations. How you respond to stress during COVID-19 varies. Well, ito yung mga bagay na nakaka-apekto sa stress nyo.
background nyo, social support from family or friends, financial situation, your health and emotional background, and the community you live in. Ayan yung mga, ayan yung, what you call this, so, ayan yung mga nangyayari sa'yo. Unang-una, your background. Nakaka-apekto yung background mo with regards to, you know, sa COVID-19. Bigyan niyo ako ng example. Kunyari, ako, let's say, yung background ko is, ano talaga ako? Ako yung tipo ng tao na ikamamatay ko ang hindi pakikipag-socialize. Ikamamatay ko, hindi ako magdaldal. Ako yung tipo ng tao na I would rather take the risk na mapalabas ako ni Ma'am Chris or ni Sir Ryan kesa tumahimik lang ako. Ang hirap eh. So, yung stress na nakaka-apekto sa akin dito sa during the time na COVID, ng COVID, talagang maapektuhan sa akin na, ah, hindi na ako makapag-socialize. Yun yung malaking factor sa akin. Yung mga introvert, hindi yan factor sa kanila na, ay, mag-worry sila, oo. Pero, hindi yung super factor. Kung ikaw yung tipo, hindi ikaw yung tipo ng tao na gusto mong lumabas na lagi, ganun. So, may feel mo yan, di ba? Next is, social support from your family or friends. Social support from family, like kunyari, ikaw yung nasa province yung family mo and yung bahay lang na nandito, konti lang yung kasama mo. Iba yung stress sa'yo. Hindi ka pwedeng makauwi ng province mo, ganun. Or, kayo ba yung tipo na close kayo sa family or hindi naman ganun kaano ka-close na, or kung may family ka sa ibang bansa, syempre stressful din kasi hindi sila makaka-fly back eh, or ikaw hindi ka makaka-fly towards them eh, 'di ba? Or your friends, kung ikaw ba yung tipo ng tao na kunyari na malapit, ikaw yung tipo ng tao like kunyari ako, kahit walang pasok, pumapasok ako. Unang-una para sa allowance at saka sa mga friends. So, ako yung tipo ng tao na ganoon. So, kung ganoon ka, kung ikaw yung tipo na pag nag-aaral ako, collective ka ng pag-aaral, mahirapan ka dito, tama mali, 'di ba? Ang hirap. Parang ay okay, hindi na pwedeng lumabas. Parang naman mo 'yon. Next, your financial situation. Hindi naman lahat ng estudyante sa panahon natin eh talagang may ganun kakaya, may iba na onti lang, may iba na hindi talaga kaya na challenge na kanila na bumili ng laptop. As in, hindi naman challenge na bumili ng laptop, pero challenge yung bumili ng laptop na maganda, na talagang kaya yung load, di ba? Na kaya niyang mag-video stream ng sobrang tagal, ganun. So, challenge yun. May mga time na, di ba, may mga issue ngayon na nai-stress yung mga estudyante kasi wala silang pambili ng tablet. The mere fact na laptop pa nga, wala. Tapos minsan, magsisettle sila dun sa sobrang mura na non-branded na stuff. Then end up, hindi pala siya magtatagal. So yun yung ikaka-stress mo. Kung ikaw na gusto mong matuto, gusto mong matapos lahat, paano ko magagawa to kung hindi ako makakabili ng ganitong bagay? Kung hindi ko kayang bumili, paano? Paano yun? Diba? So, paano? Libro ka mag-isa. Arali mo yung libro mag-isa. Highlight mo. Diba? Pero nakakatanggal ng stress ang pag-highlight, ha? Anyway. Then, the community that you live in and many other factors. So, ito, nag-factor talaga. Your health and emotional background pala, sorry. So, guys, ito totoo to. Sabi nga sa social psychology, kahit sabihin mong magkaparehas kayo, kunyari meron kang first, yung ka din? Ako din, ganun eh. Parehas pala tayo. Magkaiba't magkaiba kayo. Magkakaiba tayo. Ano pa kaya sa ating health and emotional background? For example, merong mga tao na likas na mababa ang immune system, so hindi sila pwede lumabas. Pag mag-grocery, syempre, hindi sila papayagan lumabas ng parents nila basta-basta. Or hindi sila papayagan lumabas basta-basta na kung sino man sa bahay nila. Kasi mababa yung immune system nila eh. Or kunyari, sa bahay namin, ako yung laging lalabas sa grocery. Bakit? Kasi ang kasama ko sa bahay, kapatid ko na babae, tsaka nanay ko, so ako yung may capability na magdala ng mga grocery. Na kahit mabibigat, so ako yung nag-grocery. So,
Parang ganun. So, may mga time na hindi ka talaga pwedeng lumabas dahil sa health pre-existing health condition mo. So, diyan ka lang sa bahay. And tingin nyo, magdudulot ng stress yun? Yes, magdudulot yun ng stress. Next, emotional background. Kung ikaw yung tao na kailangan mo ng inconstant need and want ka ng emotional support from others, may mga ganun. Ako, minsan ganun. Yung mere fact na hindi mo makakausap face-to-face yung mga tao or hindi mo sila makakasama, your presence of them coming, or let's say, yung may mga best friend or significant other, hindi kayo muna magkita, ganun, magdudulot talaga to ng stress sa'yo. As in, talagang mararamdaman mo, tama, di ba? Di ba? So, nauso yung mga e-dates, mga ganun, e-anniversary, e-monthsary, e-weeksary, or kung inaano nyo pa, weeksary, ganun. Then the community you live in. Syempre kung saan ka nakatira, may mga lugar na sobrang lenient, may mga lugar na sobrang higpit. Meron din namang mga lugar na walang malapit na bilihan ng grocery, walang malapit na bilihan ng mga bagay. Like kunyari, may nagsabi kanina, kahit mag-mall lang sir Pat, bukas naman na ang mga mall. Pero what if nandoon ka sa lugar na ang layo ng mall, hindi mo mapupuntahan kaagad. Kung pupunta mo, kailangan mo pang mag-drive ng medyo malayo. So, since malayo yung i-drive mo, kung ano-ano yung susuot mo, na mga PPE, gano'n, lagi ka pang may dalang alcohol, na ano na nga tayo, nandun na tayo sa stage na yung madampian lang ng kamay na ganyan, alcohol ka agad eh. Diba? So, ayun, so gano'n. So, the changes that can happen because of the COVID-19 pandemic and the ways we try to learn can affect anyone talaga. Sorry. Iba-iba talaga. So, ako, I would say, in relation to this, na sana, kapag iba yung kinaka-stress ng isang tao, eh hindi yan yung kinaka-stress natin, huwag naman natin silang i-bash. Diba? Yung, kung meron kang right na ma-stress, at kung meron kang right na mag-worry, meron ding right ang iba. Diba? So, respect natin yun. And also, kung hindi mo kaya mag-empathize, sympathize na lang din. Diba? Na talagang may kanya-kanya tayong pinagdadaanan, may kanya-kanya tayong, kumbaga, may kanya-kanya tayong disability during this pandemic na yun yung naging cause ng stress natin. May kanya-kanya din tayong strength. So, ganun. Maaring we are working, yan, sabi niya, real talk lang po. O, tama naman. Marami, we are, kumbaga sa kotse, yung mga stressful moments, there are times na we are running on fumes because of our strengths. And sometimes, yung strength natin, weakness ng iba, pero yung weakness natin, strength ng iba. So, you know, we tackle stress, like especially the pandemic, in the ways na paano tayo, kung gano'n tayo ka-strong and kung gano'n tayo ka-weak. So, individuality yan. Okay? So, ganun. Guys, ito, lagi ko itong sinasabi, it's okay not to be okay. Maaring hindi ko kayo naririnig ngayon, pero sabihin nyo yan sa sarili nyo. It's okay not to be okay. It's okay to know that you are not okay. Diba? Of course, ang daming stress na nangyayari ngayon sa atin. Now, for you to... Sorry. So anyway, for you to say na, hala, hindi ako okay. Shucks, anong mangyayari? Anong isipin ng mga tao? Ang hina ko? No, don't think about it. Don't think na ganun ang iniisip ng mga tao. It's okay not to be okay. Why? Because there are also people who may look okay, but they're actually not okay. And they are fighting, they are coping. And yun yung pag-uusapan natin ngayon. It's okay not to be okay, but there's a difference between you trying to be okay and you sulking, your feeling of, I'm not okay, di ba? So it's okay, not to be okay. Hindi siya tabu. Actually, alam niyo ito honestly. In a way, I think this is the psych grad in me. Na nung nangyari tong pandemic, nabigyan pansin yung mental health ng mga tao. Tama mali? Tama, alam mo. Sobrang in a way natuwa ako doon. Kasi there are companies na walang paki sa mental health. Ngayon ang mga tao kasi, ang iniisip kasi ng mga tao dati na nakaka-stress, na minsan nakaka-stress, yung, ha? Hindi totoo yung stress. Hindi totoo yan. Ano lang yan? Mindset lang yan. Napakadaling sabihin ng mindsetting, guys. Okay, ang daling sabihin ng mindsetting eh. Kasi,
hindi mo pa siya na feel or kung na feel mo man, iba yung pag-atake mo or may tumulong sa'yo. Maraming tao na nagaganyan. Mental health, pare. Ano lang yan? Para, ang mga nagkakaroon lang ng problema dyan, yung mga tao na may problema sa pag-iisip. Hindi yan totoo, guys. Arte daw yung stress. Tama yan, Ma'am Sis. Totoo yan. Parang yan yung sinasabi nila na rich people problems. Hindi kaya. Kaya in a way ako, I'm sorry ah, pero yun yung isang nakita kong blessing sa pandemic ngayon na na-realize ng mga tao na there's this thing that we call mental health that we need to always check as well, that we need to know na nag-exist siya. Diba? Totoo yan. Kaya ito, lagi niyo yan sasabihin sa sarili niyo. Kung may naramdaman ka at kailangan mo ng pause for a while at sabihin mo na, shucks, hindi ako okay. It's okay. Kaya pinakita ko yung We Bear Bears eh, oh. Yung mga hinahug nila si Snow Bear. So anyway, yun yung point ng talk na ito. Kaya ko to sinasabi, it's okay not to be okay. Alright? So what do we do about it? Yan. So as a growling tiger, we must show resiliency. We adapt to change. Sorry. Wala eh. Ito na talaga yung, kumbaga, new normal, kung tawagin. Ito talaga eh. So, tama ba na anong kailangan natin gawin? Na do we just sit sa corner na parang dun lang, wala, hindi ko to kaya, ganyan-ganyan. No. We must always show resiliency and we need to adapt. Ganun talaga eh. It's either that or ibabalik tayo sa normal na pwedeng magkasakit yung ibang tao. Diba? Pwede kang magkasakit or pwede kang magdala ng virus sa inyo. So we need to show resiliency and we need to show resiliency and we need to adapt talaga. We need to adapt na wala, ito talaga yung new normal for us to learn. So ito yung mangyayari. Tama, mali. Tama, we need, and me seeing na ang dami nyo ngayon na umattend netong seminar na to, it means na you guys are, you know, you are really interested to adapt. You are really interested to show resiliency na parang, yung magiging talk siguro may something doon na talagang matitake home ko na pwede kong magawa sa sarili ko. Diba? So, yun yung need talaga natin na gawin. We need to adapt. Because, syempre, these are what you call, kumbaga medyo, we are facing a challenge eh, na matatalo na naman natin itong hurdle na to. Pero, syempre, right now, bago natin matalunan yung hurdle na yun, we need to adapt and we need to show resiliency then. So ito. So from the I have here the 8 management tips in online learning from the Walden University. So guys, alam ko maraming tips in online learning. Marami kayong makikita dito online. And aabot pa yan ng 100, 'di ba? Alam niyo yan. Napakadaming website na nagsasabi na, para matuto ka sa online learning ito. So ito lang pinili ko 8 una para hindi siya ganun kadami. And pangalawa, para ma-discuss natin siya thoroughly. So, okay lang ba isa-isahin natin? So, mag-react lang kayo kung yung step na to ginagawa nyo, okay? Number one, ito, stay social. Don't isolate yourself. Huwag nyo hindi ibig sabihin na isolated ka sa bahay of e-learning. Ibig sabihin na na-isolate mo na yung sarili mo. Tama, hindi. Di ba? Tama. So, next is stay social, even just making a phone call or an SMS to your friends and family. This is the easiest stress management, one of the easiest stress management techniques. Pansin nyo kanina, nung unang-una kong pinakita yung okay ba kayo dyan, okay ba kayo, ang dami nyong sagot, sobrang triggered yung mga sagot nyo, nakakatawa. Nakakatawa na, totoo kasi siya eh. Parang, hala, oo nga. Tapos dun nyo rin nakita na, hala, hindi lang pala ako yung hindi okay. Hindi lang pala ako yung may ganitong sagot kay Sir Pat, yung iba marami din pala, di ba? So imagine, sending a message to either family member or your friends, uy, kumusta ka na? Uy, hello, ganun. You're still isolated, nasa bahay ka, pero it's not isolation na ikaw lang mag-isa. Tinetext mo sila or tinatawagan mo sila ng quick break. Kunyari, mag-online class na, pwede nyo pa rin naman gawin yung sa classroom na ano daw, like meron kayong chat room dun, di ba? I-message mo yung isa mong friend, personal na,
Ay, hindi ko na-gets tong part na to. Na-gets mo ba? Kung hindi nyo niya rin na-gets, so at least may kasama ka, hindi nyo na-gets dalawa. So anyway, ibig sabihin, at least meron ka, yung socialization factor, hindi mawawala. Medyo ano lang siya, medyo para lang, medyo automatic ang datingan kasi naka-chat. But then again, it's still there na medyo social ka pa din. Tama. Sino dito gumagawa nito? Sabihin nyo me, di ba? Sino dito yung gumagawa nito na kahit ganito na in this particular time na nag-e-learning at talagang focus ka lang, may time pa rin na chinachat nyo yung mga kaklase nyo. Ginagawa nyo to, tama ba? So, marami pa din gumagawa nito talaga. So, guys, don't isolate yourself, ha? I-bilugat, kung kaya nyo highlightan yung screen nyo, highlightan nyo yan. Basta, don't isolate yourself. Stay social. Hindi lang sa mga friends outside, sa loob ng bahay, or sa mga kasama nyo sa dorm. Kasi I'm sure, kung ikaw nararamdaman mo yung stress or feeling na isolated, yung mga kasama mo din, ganun. Kasi, meron din silang group of friends, or kung estudyante sila, meron din silang mga klase na nami-miss na din nila. So, mag-connect kayo sa bahay, di ba? Or para at least, kahit papano, may human interaction pa din na face-to-face. So, ayan, stay social, guys, ha? Stay social. Don't isolate yourself. Ito, number two, get enough sleep. Alam ko, mahirap to. Napakahirap nito. May nagsabi nga kanina, what is sleep? Pero kung kaya, make sure na get enough sleep. Kasi, syempre, kung ang cellphone nyo nga, chinacharge nyo eh. Kung yung laptop nyo nga, chinacharge nyo. Kung tablet nyo nga, chinacharge nyo. Paano pa kaya kayo? I-charge nyo rin yung sarili nyo. Kung may time, alam nyo yung mga power nap, kung tawagin, mag-power nap kayo. Ngayon, kung, kunyari, gabi na, antok na antok ka na, huwag mo nang piliting, kunyari, gumawa ng mga bagay na hindi naman na kailangan. Like, kunyari, gusto mo pang manood dahil gusto mo lang talagang manood or pipilitin mong magising, ganyan-ganyan. Kung may time naman na pwede ka nang matulog, matulog ka na. Kasi kailangan mo din yung tulog. Lalo na pag kunyari, maaga ang klase mo bukas, mag-set ka na ng time mo na hanggang pagdating ng ganitong time, matutulog na ako kasi maaga yung klase bukas. Guys, actually, maniwala kayo sa hindi, during na time ng pag-estudyante tayo, itong sleep, lalo na pagdating ng third year, lalo na ang third year, yan yung una-una natin tinatapon outside the window eh. Yung sleep. Tama, mali. Diba? Yan yung unang-una natin tinatapon outside the window. So guys, kahit papano, hanggat maaari, try nyong matulog. Huwag during online class, ha? Huwag during online class. After classes, after review, after ng konting review, try nyong matulog. Kung masagad man kayo ng pag-aaral, just remember na itulog nyo pa din siya. Huwag kayong, meron kasing mga students na mag-aaral hanggang madaling araw, tapos parang sabihin la, inabot na ako ng gantong araw, hindi na ako matutulog. Diretso class na. Matulog pa rin kayo. Alam nyo, ang hirap pag-aral nang wala kang tulog. Na-try nyo na ba? Feeling ko na-try nyo na. As in, ako tinry ko yan, yung mga time na nagtitisis ako nung fourth year ako. Well, nung third year din, na-try ko yan. Nakikita ko yung mga dead relatives ko talaga. Papapasok ka na wala kang tulog, may nakikita ko yung mga kamag-anak ko na matay, tapos niya, halika, pahinga ka. Ayaw, may pangarap pa ako, lola eh. Patay ka na, diba? Anyway, so parang ganun, parang lutang ka talaga, malulutang ka. So, guys, hanggat maaari, kung kaya, hanggat kakayanin, get enough sleep. If not enough, get some sleep. Okay? Tandaan nyo yan, ha? Next exercise, ito, alam ko na isa, ako may time na nane-neglect ko na din yan. Kasi, before the pandemic, I was playing rugby football. Pero since walang mga sports ngayon, medyo nahirapan tayo dyan sa part na yan. Pero, guys, try itong exercise din every once in a while. Like, 10-minute walk lang kahit dyan sa may labas nyo. Well, basta mag-mask kayo and everything. Pero, try nyong maglakad-lakad. Ngayon, marami naman na nagja-jogging. Basta observe nyo pa din yung social distancing. So, this can improve your mood and, you know, naglalabas siya ng endorphins or yung mga neurotransmitter natin na pampasaya.
na sasaya talaga tayo. And habang masaya tayo, also, nagiging okay din yung ano natin, katawan natin. Parang kanina, di ba, stay social, that is social health, na huwag kang mag-isolate ng sarili. Ngayon, in terms naman ng physical health, huwag mong, kumbaga, huwag, hindi at maaari gumalaw-galaw naman tayo kahit yung simpleng jumping jack lang tuwing umaga, mga 20 jumping jack lang tuwing umaga, okay na yon. At least kahit pa paano, umiikot na yung dugo mo. Diba? So, it's also good for your, you know, your not just for your body, and also for your mind. So, alam ko mahirap to, pero hanggat maaari, try natin. Meron naman tayong konting magagawa sa bahay. Mga stretching, ganun-ganun, para lang, para mawala lang din yung feeling ng stress natin at magsaksak ng madaming endorphins. Okay? So guys, kung may questions kayo pala, type nyo lang dun sa chat, sasagutin ko yan. Okay? Okay, so yan, exercise. Number 4, ito, importante talaga to, eat well. Feed your online education with healthy fiber foods, including fruits, vegetables, protein, and whole grains. So, as much as possible, kumain kayo nung, hanggat maaari, itry nyo siyang lagyan ng mga healthy food. Like yung vegetable, fruits, kasi syempre, kung ang online learning kasi guys, mas kailangan niya, kung hindi doble, triple concentration. Tama, mali? Opo. Sabihin niyo, opo. I mean, kailangan na ito ng sobrang daming concentration. Na hindi lang yan yung pag-upo mo, sasaksak mo yung earphones mo, ayan na, nakatingin ka lang. No. Lagi niyo yung ano, lagi niyo yung tatandaan. So, pag kumain kayo, make sure na tama, at saka may laman yung chan niyo, syempre. Na-try nyo bang mag-aral na gutom kayo? Wala talagang papasok sa isip nyo. Alam ko nakakatawa tong tip na to na eat well. Pero guys, alam nyo ba na breakfast ang isa sa pinaka nanineglect na pagkain? Lalo na kung ang classes mo nag-start na mga around 8 a.m. May 7 a.m. class pa ba ngayon sa UST? Alam ko, meron. Kung wala man, meron kaming 7. Oh, yan, meron daw. So, biruin mo, 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m. So, kung hindi ka nag-breakfast, alam ko mayroon ditong mga not-breakfast person, pero kung habang nag-online learning ka, pwede ka naman kumain ng unti-unti, kahit maliit na sandwich, ganun. Basta may laman yung chan nyo. Kasi kung walang laman yung chan nyo, asa kayo na wala kayong gasolina, mga bro at sis. Isipin nyo yung kotse nyo, walang gasolina, tingin nyo aandar ba yun? Diba? So guys, alam ko may mga hindi breakfast person, pero at least try bago mag-start ang online learning. Busog kayo, nakakain kayo, kasi 'wag naman yung part na sobrang busog mo, inaantok ka na. Baboy lang, 'di ba? So, hindi naman ganoon, pero ibig sabihin yung meron kang mababurn. Alam niyo ba na nakaka-burn din ng calories ang pag-iisip, ha? Oo. So talagang kailangan nyo din talaga ng food. Kailangan nyo ng gasolina. Paano kayo matututo? And katulad yan na sabi ko sa kanya, pagdating sa online learning, guys, twice or thrice ang level of concentration. Tatandaan nyo yan. Kailangan ready ka. So kung gutom ka, maka-concentrate ka ba? Hindi, di ba? So lagi tandaan nyo yan. Lagi kayong kakain. If not breakfast person, try to grab a bite na para meron kang pagkain. Diba? Para ganun talaga. Para may laman yung chan mo at alam mo na pag nag-aral ka or pag nakikinig ka na sa mga lectures, hindi nag-aano yung utak mo na, shit, gutom ako, hindi ako makaintindi, hindi ka nahihilo, ganyan. So, yan, tandaan nyo yan. Ha? Eat well. Eto, get organized. I forgot yung pangalan nung palabas sa yung other than Marie Kondo. So anyway, get organized. Keep your desk neat. Create folders on your computer. Map out your quarter or semester. And set reminders for important dates. Once you get organized, you'll feel stress levels go down. Guys, ayusin nyo yung kung nakaka-stress tignan yung area nyo, may stress talaga kayo. Alam ko mahirap maglinis, pero unti-unti naman iayos lang natin, di ba? So like organize na ito yung laptop nyo, ito yung sulatan nyo, yung books nyo nandito. I-organize na yon kung ano yung subjects ko for today, and dito yung mga books ko for everything. Kasi alam nyo guys,
ayokong mag-sound nanay or tatay dito, ha, na parang, oh, linisin mo yung kwarto mo. Oo, linisin mo yung ano mo. Pero, mapapansin nyo talaga, kapag nilinis nyo yung work area nyo, iba yung feeling. Iba talaga yung feeling. As in, meron akong kaibigan, sobrang pinanood niya yung Marie Kondo, tsaka I forgot yung isang movie eh, sa Netflix din, na parang mag-organize ka. Sobrang lahat niligpit niya. Kulang na lang, pati mga magulang niya, iligpit niya eh. Natuwa siya sa pagliligpit, niligpit niya lahat. Nilagyan niya ng container, nilagyan niya ng lahat. So, sabi niya sa akin, na kahit po paano, na-alleviate yung, na tatanggal yung stress niya pa unti-unti. Naayos niya yung laptop niya, yung ring light niya, inayos niya, kasi trainer yun eh. So, tapos yung mga paper niya and yung mga books niya nakaayos sa isang lugar, iayos niyo. Parang, hindi naman like super duper ayos. Ayos lang to the point na hindi siya mapaperceive ng utak niyo na ang gulo-gulo ng area mo, na parang ang gulo na rin ng maguguluan ka na rin sa lesson. Kasi magmamadali-madali ka nun eh, di ba? So, relax lang kayo. And, ayan, tingnan mo yung picture dyan. O, before, after, di ba? Hindi naman niya sobrang, wala namang pagbabago masyado. Inayos niya lang yung mga books, yung papel, inayos niya lang maayos. And, again, it can alleviate your stress level talaga. It will, yung nararamdaman yung stress, talagang, in a way, mag-go down siya. Kasi, syempre, you organize something eh, you did something eh. Yung feeling of accomplishment ang papasok dyan. Na parang, ay, na-accomplish ko to. So, ready ka na. Ready ka na sa online learning mo. Diba? Wala eh. Mahirap talaga mag-online learning. Kailangan mo talagang maggawa ng area for your learning. And dahil doon, you need to organize that particular area as well. Ako, may time na hindi ko to nagagawa, pero ginagawa ko to every Friday. Ganon. Nice yung area ko. So, at least once a week, parang ganun, di ba? So, yan, ginagawa ko yan. May questions ba? Wala naman. So, sige. ito, totoo to, guys. Ito, ang hirap na itong gawin. Alam mo ba, meron pang mga paid trainings na tungkol sa dito, managing time? So, number 6, manage your time wisely. From getting up early and prioritizing tasks to avoid distractions and setting goals. This will give you the structure you need to tackle both your academic and personal to-do this while learning online. Guys, alam ko ang hirap nito. Ang hirap talaga nito. Pero guys, i-manage natin yung time natin para din magkaroon tayo ng enough sleep. Tama ba? I-manage natin yung time natin na ito yung time na ano ko, ito yung time na iseset ko, na kunyari, ito yung time na pasok ko. Then, yung time na yun, meron doon mga rest period. Tapos, after ng class, kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo muna magpahinga, sige, lagay mo doon sa schedule mo na magpapahinga ako, then after ng ganito, ganyan. Kasi minsan, kaya tayo nai-stress, is hindi natin na ma-manage yung time natin na may point na either sobra yung gawa natin sa isa or kulang yung gawa natin sa isa. Gusto nyo ng basic example? Ito, may nagsabi kanina na, kunyari, sinabi niya mag-aaral siya, pero sabi niya, hindi mo na ako mag-aaral. Matutulog na lang muna ako. So, natulog siya. Since natulog siya, hindi siya nakapag-aral. So, na-stress siya kasi wala pa siyang alam. Diba? So, again, hindi niya na-manage yung time niya. So, and also, let's say, kunyari, yung may assignment ka na may class ka the next. So, itong time na to, parang para maayos mo yung libro mo and everything, pero hindi mo naayos. Kaya during start ng class, hindi ready yung mga gamit mo. Hindi mo na organize yung time mo to give time para maayos yung para dun sa subject na yun, na-stress ka. During the start ng class, dun ka palang kukuha ng mga gamit mo, wala na, naiwan ka na. Sino nakaka-experience nun? Sino nakakaramdam nun? Yung parang isiset mo yung sarili mo ng ganitong time, end up, wala na, hindi mo na na-manage yung time mo, so sobra na. Diba? So, during the time na ganito, meron kayong lesson and everything, i-target nyo, i-bullet form nyo siya, na ganitong time, ganito yung gagawin ko, mag-aaral ako, tapos kunyari, 7 to 3, class ko, 3 o'clock to 4, 3 o'clock to 4:30, 1.5 hour, magre-rest ako, 4:30 onwards, or dun sa rest ko, kasama na dun yung itetext ko yung mga kaibigan ko, yung mga tropa ko, ganyan. Tapos gagawa ko ng assignment. Then, after nun, prepare yung mga gamit para bukas, then tulog na. Or manonood muna ako ng TV during na time na to, or maglagay ka na, kunyari,
itong time na to, after ko mag-aral, after ko mag-review, mag-prepare, meron akong 4 hours na free time. Doon. Gusto mo ba doon sa free time mo, manood ka ng TV or what? Ako ginagawa ko yun eh. Na meron akong free time, ganito. Tapos ganitong oras mag-i-interview ako ng mga tao. Ganon. So, mahirap siyang gawin, pero try nyo siyang gawin. Ako, I would say na i-try nyo siyang i-target in terms of managing your time wisely. Promise ma-ano nyo na, oo nga, no? Although, wag naman yung, like although, meron kayong, ako kasi, meron akong schedule, pero meron akong leniency towards my schedule. Kumbaga, open siya to changes. Diba? So, ayan. Kaya ganun. Okay? Right. So, 7, get help if you need it. Guys, sinabi ko sa inyo kanina, it's okay not to be okay. And if you need help, it's also okay to ask for help. Tama, mali. Guys, alam nyo, hindi, ang cliche yun ito, pero hindi sign ng weakness ang pagsasabi na hindi ko kaya at kailangan ko ng tulong. No, actually, it's a sign of courage. Totoo yan. Lalo na sa panahon, lalo na sa ngayon na parang kung ano na yung mga sinasabi na, ha, stress ka, mindsetting lang yan. No, no, it's not like that, mga tito-tita. If you need help, if you're feeling stressed and you need help, then you ask for help. Pwedeng hindi naman to like professional help, pwedeng help from friends or your family members. Kami sa barkada namin, meron kaming ganito eh, na parang kung pagod ka na, meron kaming chat group, tas mag-vent out lang doon. Kasi guys, ito ah, ito pakinggan nyo to, minsan, sobrang stress natin, sobrang galit natin sa mundo, sobrang hindi tayo okay. Minsan, ang gusto lang natin is makikinig. Hindi natin kailangan ng advice. Tama, mali. Tama. Ako, may time na kunyari, bad trip ako, gusto ko ng kausap, hindi ibig sabihin lagi nun, humihingi ako ng advice. Minsan, gusto ko lang may makikinig sa akin. Na ma-event out lang ba? Parang merong kaming mga friends ko, merong kaming usually Friday, Saturday namin yung nagagawa, mga every other Friday or Saturday. Nag-uusap lang kami, binivent out lang namin yung mga bagay, binivent out lang namin yung mga bagay na kinai-stressan namin. Tapos tatawa na namin siya, tapos magiging okay na rin kami in a while. Kasi ganun eh, alam mo magugulat kayo na yung mga friends nyo na kahit stress sila, or minsan kahit ikaw eh, maraming willing talaga to help you guys. Maraming willing to help you. Lalo na kapag, kunyari, hindi mo talaga maintindihan yung subject, pwede kang mag-message sa mga friends mo na hindi ko naiintindihan to, nag-gets mo ba? O, diba? Ako ganun eh. Diba? Siyempre lumayo kayo dun sa mga na wag naman kayo magalit kung kunyari hindi din siya helpful kasi maaring hindi niya rin na-get. So, wag naman kayo magalit. Hindi lang nagtulong ito naman, 'di ba? Parang ano 'yan. Magalit kayo dun sa ano, yung sa mga nagsabi na hindi nga ako nag-aral eh, tas perfect. Marami akong friends na ganoon eh. Hindi ako nag-aral. Wala, tulog lang ako, tas perfect. Anyway, wag kayo magalit doon. Joke lang 'yun. Pero may mga ganoon. 'Di ba? So anyway, always ask for help if you need help. Kasi hindi mo alam na kakatago mo na hindi ka okay, sasabog ka na pala, di ba? So, ganun lang. Always talk to your friends, always talk to your family members if you need help, di ba? Kasi, it really, magugulat kayo kung gano'ng kasarap yung feeling na mayroong tao na willing makinig, na willing, na may mga tao na magbibigay ng advice kasi na-experience nila yan dati. Tapos yun yung, papatry sa inyong gawin and magugulat kayo effective. Na parang, ay, oo nga, no? Diba? So parang ganun, 'di ba? Always ask for get help if you need it talaga. Kasi kung hindi naman laging pag sinabing get help if you need it, laging professional. 'Di ba? No. No, hindi totoo 'yon. Hindi laging professional kagad, no. Sometimes you can get help from your friends and your family members. Tama ako, mali? 'Di ba? Meron yung mga tao na talagang mas kinakausap nila yung friends nila eh. Konting ano, takbo sa friends eh, 'di ba? May mga ganun. So talagang effective 'yan. That's the power of what we call social support. Tama, totoo 'yan. Social support.
marami yan, maraming taong willing to help you, lalo na during the time of this time of stress na naging okay, naging familiar na yung mga tao sa tinatawag nating mental health. Ayun, maraming tutulong sa'yo dyan. Maniwala kayo sa akin. And ito, take breaks but not too much, guys. Okay? Sitting in one spot for hours on end as you learn online isn't good for your mind or your body. Stand up and stretch. Yung, wag naman, parang sinasabi niya na magdamag ka, nakatanga. Hindi na yun, break. Diba? Then, stand up and stretch or power nap. Sino dito yung mga nag-i-stretch during learning sessions? Like, parang ganyan. Like, kami sa Samsung, doon sa mga may Samsung Watch, sa Samsung Watch, minsan nag-a-alarm yun eh, na, oh, ano, you need to stretch. 4 hours ka na nakaupo. Ganyan, ganyan. Yung parang kanyari, ganito, pero nag-i-stretch kang ganyan, mga ganyan. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Tayo ka konti, tas lakad-lakad ka, tapos balik ka din after learning. Or ako, ginagawa ko. Kasi silip lang ako sa labas, tatayo ako, pupunta ako sa pinto, bubuksan ko yung pinto. Tapos, yun na yung break ko. Tapos, okay, tapos babalik na ako. Hindi ko alam kung ba't kayo yung ginagawa. Feeling ko, para lang, ay, ganito pala yung labas, no? Ay, may araw pala. Yung mga ganon, gawin nyo yun, guys. Short call with a friend or e-coffee break. Ayan, guys, yung sinasabi ko kanina, mag-text ka, to take a break. Ito yun, kasi iba talaga yung power ng social support. Yung feeling na, ay, hindi lang pala ikaw yung nakakaramdam yan. May stop yung taboo feeling sa'yo. Kasi, remember, nagkaroon ng stage sa Pilipinas na yung mga tao na parang yung mental health, inisip nila as tabu yun. Pero it's not. Actually, mental health is, for me, it's a core component para maging productive ka or para maging happy ka or para maging malungkot ka or what. It really is something na talagang susi para sa well-being mo holistically, your mental health. So guys, again, not too much, pero kahit yung mag-snack ka, punta ka sa ref, kuha ka ng snack, tapos tingnan mo yung magnet mo sa ref, ay, kayo pala yung napuntahan ko dati. Diba? Or ano, what you call this, tawag ka sa friend mo, sagli lang, oy, kumusta? Ganyan. Wala, ito, usually pag lunch break, ginagawa ko yan eh, nakausap ko yung mga kaibigan ko para mga ganun. No, para mga ganun, stretch din, ganun, text ka sa mga friend mo, kung wala sa class yung friend mo, text mo siya, oy, kumusta? Magre-reply naman yun pag free na siya eh. So, ayun, diba? So, gets nyo, importante talaga yung mga breaks na ganyan. I really hope na meron kayong mga time na nagtitake kayo ng break. Even yung mga time in between subjects, mga ganon. Diba? So, I'm really hoping na ginagawa nyo to. Sana, kung hindi nyo ginagawa, gawin nyo. Kasi ako, I would, as an HR person, taking short breaks or kung gusto mo, kaysa maglakad-lakad ka, gusto mo mag-power nap, pwede naman mag-power nap. Totoo ang power nap. Basta mag-alarm ka, diba? Na ganun. At least kahit pa paano nakasleep ka. Or ayan. Ayan, totoo. Make sure na meron kayong ganyan. Kasi importante talaga siya. Even your professors, nagtitake din sila ng break. Kasi syempre, hindi lang naman tayo ang nai-stress. Sila din. So kayo din, try nyo din to do like quick breaks, ganun. So ganun. Alam ko, nakakamiss talaga. Like yung nakakamiss talaga na yung nasa classroom. Pero kailangan natin maging resilient eh. Kailangan natin maging adaptive. So, ito talaga. We need to do this. Itong mga to. Nine pala. Sorry. May last pala akong dinagdag. Sorry. So, number 9 is check in with yourself. Guys, totoo to. Promise, totoo to. Take a moment to regularly check in with yourself to gauge how you're feeling physically and mentally. Then, incorporate the stress management techniques that works best for you. Katulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, napakadaming techniques kayo na makikita online, may mga libro dyan online. Pero, in doing self-check, kung like, kunyari, kamusta ba ako? Minsan nangyayari yan kapag nakatanga ka eh, pag nakatunga nga ka, parang, ay, kung ano, parang, ay, o kaya yung mga moment na, ay, yung mga na-experience yung ba yung pag na-stress ka, gusto mong
maglakad muna, gusto mo yung mga time na hindi pa quarantine nyo, gusto ko mapag-isa. Pupunta ka sa pupunta ka sa fourth floor, dun sa mga lab area, sa main building, di ba, open yon. Tapos makikita mo yung mga tao doon na akala ko dati lahat yun santo. Hindi pala. So, minsan pinipignan ko lang sila. Kasi na. Diba? Dati kaya, sa third floor, minsan lalabas ka, magbe-break ka, no? Magugulat ka. Kunyari, sabihin ko, mag-CR lang ako, pero papunta ka ng CR, madadaanan mo yung gitna ng, yung sa may harap ng dean's office, yung nagbebenta ng siomay. Bumibili ako ng siomay doon. Siyempre, hindi ko pinapasok. Pero ayun, di ba? Sino dito yung bumibili ng siomay doon? Masarap yung siomay doon eh. Dati yung siomay nila gold. Hindi ko na alam ngayon kung yung pa rin yung siomay nila. Correct me if I'm wrong, pero dati sa amin, gold yung siomay doon eh. Tapos doon kami bumibili doon sa tapat ng ano, sa tapat ng office ng dean. So ayun. So anyway, check nyo din yung sarili nyo guys. You know, it's okay to be sensitive with regards to your mental well-being. It's also okay to be sensitive with regards to how are you feeling. Kasi syempre, wala namang mas may kilala sa'yo kundi sarili mo. Wala ding, sa dami ng mababasa mo, sa dami ng maririnig mo na advice sa mga tao, sa dami ng mga mai-invite, mga talk na pupuntahan mo, at the end of the day, ikaw yung magde-decide. Ikaw ang nakakakilala sa sarili mo. Parang ganun. Wala na yun, Pat. Ay! Wala na pala. Wala na. Dati meron sa harap ng dean's office. Doon sa tabi ng elevator kay Ate elevator doon sa gitna, meron dong bilihan ng pagkain. So anyway. So yun, you need to do regular self checks as well. Kasi may mga time na akala natin okay tayo pero hindi pala, or akala natin okay na okay ka pa, pero yung pala, napapagod ka din, na minsan kailangan mo ring mag-stop. Kailangan mong, what do you call this, kailangan mong i-check yung sarili mo, kailangan ko ba atang mag-pause? Kailangan ko ba muna kailangan ko ng pahinga? Kailangan ko muna humiga? Mag-me time? Parang ganun. Kasi, it's very effective. I mean, I know some of you guys are doing this. Some of you guys are doing this and some are don't. Pero dun sa mga hindi gumagawa, kung it works naman sa inyo, okay lang. Pero try to do this as well. You need to check in yourself. Like, yan, physically, mentally, usually sa stress, parang minsan merong mga nagsasabi na tinitigyawat sila sa stress, na laging yung pinapawisan na sila ng malamig sa stress, parang ganon. Kasi, diyan mo makikita na kung ano ba yung kailangan mo munang gawin na adjustment, or if not adjustment, parang what are the things, or what is it that you need to do for that particular moment para wait, relax muna. Kailangan mo bang magpahinga muna? Kailangan mo bang mag-take a nap or what? Always, you know, take time to do that na alamin mo rin sa sarili mo kung okay ka ba o hindi. Or kung ano ba yung nararamdaman mo, nai-stress ka ba, or ano yung adjustment na gusto mong, na kailangan mong gawin na ma-match yung current situation, ma-match sa learning ability mo, kung paano ka matuto, di ba? Like ako, during this time na online, ang hirap mag-interview, ang hirap, hindi ko makikita yung mga taong ini-interview ko. So ang ginagawa ko, nag-generate ako ng mga questions na matatakil yung mga kailangan kong malaman na hindi ko sila kailangan makita face-to-face. Parang ganun, di ba? So, always remember those things. Di ba? Okay. So, yun. So, baka may questions kayo, guys. If you have any questions, just let me know. Message lang kayo dito. So far, wala pa naman nagme-message, no? So, wala pa rin naman ako nakuha. Basta, ayun. Lagi niyong tatandaan yan. Kasi, we need to be resilient. We need to adapt to the change. Part yan ng buhay eh. Part yan ng buhay. Parang kailangan mong mag-adjust minsan. Kasi as mean as this may sound, pero hindi mag-a-adjust ang mundo sa'yo. Tandaan mo yan. Pero ikaw, as a human being who can change and who can adapt,
kailangan mo yun gawin. Kasi syempre, kailangan mo, hindi naman pwedeng hindi ka mag-change. Parang business lang yan eh. Kung anong uso, kailangan nila mag-adapt dun. Kung ano yung panahon ngayon, dun sila mag-a-adapt. Diba? There are certain factors na nagsasabi sa atin na we need to adapt. We need to do this. We need to take note of this one. Diba dati, katulad yan ang paulit-ulit kong sinasabi, dati walang pa kayong mga tao sa mental health. Kahit sa professional, wala. Ano lang dati, usually shortcut ng management sa iba, sige, bigyan mo ng Christmas party, bigyan mo ng magpa-raffle ka, magpa-bingo tayo sa office. Yun lang kailangan ng mga yan. Hindi na ngayon ganun, di ba? So, if you specialize na talaga, and sa class din, di ba? Meron ng yung guidance nyo, nandiyan, di ba? So again, it's, ano eh, there are factors right now that I know you guys were not ready. Alam ko, hindi kayo ready sa online learning, even professors, there are times na hindi sila ready noon sa online learning. And then, what people did is they adapt to the change, which is very vital. Wala eh, kailangan niya talaga mag-adapt. Walang magic, hindi ako magikero na ano, hindi rin ako sinungaling na sabihin na okay yan online learning, kaya niyo yan. Wala kayong mararamdaman na stress yan. Meron talagang lalabas. So my message to you is that learn to adapt and learn to take care of yourself. Learn to adapt to the change, be resilient, and of course, always check yourself. Kasi syempre, ano na ngayon eh, yung learning ng mga tao ngayon is based na sa online sa bahay, may kanya-kanya kayo. So, nag-e-end minsan yung student na ikaw, wala kang makakatabi, ikaw lang mag-isa. But then again, stay connected to people, stay social. Diba? Because social support really helps. And these things, napakasimple lang nung sinabi ko, yung 9 na yan, napakasimple lang yan. But then again, kung iisipin nyo, kung isa-isayin nyo siya, parang oo nga, no? Parang oo nga, Sir Pat, no? Parang siguro sa sobrang simple ng mga yan, nakakalimutan namin siyang gawin. Diba? Kasi ako, guilty din ako dyan. Kumbaga, pag-start ng work, bam! Pag-start, ratsyada na, dire-direcho, diba? Wala kang tigil. So, minsan, parang, whoa. Relax. Diba? Kalma muna, check ang sarili, ano ba nangyayari? Tingnan natin paano ka matutulungan, ganyan. So, paano mo matutulungan yung sarili mo? So, it's really there. It works, you know. You may not feel it now, but eventually, mararamdaman mo rin yung stress. And I think many people doon sa chat, sa nakikinig nito, they felt na, oh sir, naramdaman talaga namin. So itong 9 na to, take note of this, itong mga sinabi ko. And these are something that it will not eliminate, but it will help you in terms of coping and adapting. Tama? Okay. So, talking about stress, ito daw yun. Meron daw tatlong stages ang stress. So, alarm, resistance, and exhaustion. Diba? So, ayan. Ito yung mga mabilisan lang na meaning niya. Wait lang, may nakarang sa screen ko. Anyway, ito. Alarm is the initial response of your body, increased heart rate and nervousness. So, ito yung physical na part, no? Na, ayun yung stress or dumating. Ito yung una mong naramdaman. Initial response, parang, ha? Ito yung mga nararamdaman nyo kanina. Ito yung mga sinabi natin kanina, yung lagi kang irita, lagi kang galit, na restless ka, hindi ka makatulog, di ba? Sabi nyo, mga naramdaman nyo yan. Yan yung first phase noon, alarm. Okay. Next is resistance. You begin to become false sense that you are not under stress. Ito yung time na parang, ito yung numb moment mo na parang sinasabi mo na, hindi, okay lang sa akin. Ito yung parang resistance is ito yung stage na nag-uumpisa ka ng magkimkim. Di ba? Kaya, and exhaustion, ito na yung burnout stage. Ito na yung may epekto na siya sa'yo. Yung either bumaba yung immune system mo, mahina ka na, or tumagal yung state mo na lagi kang galit. Kasi wala na, nakain ka na ng feelings mo about stress and you end up parang
yun na yun, parang na-process mo siya ng na-process. So again, eto, kaya dito ko nakikita, dito ko in-emphasize yung talagang okay lang na maramdaman mo tong mga to. Kasi hindi lang kayo ang nakakaramdam nito. Nararamdaman din to ng ibang tao. And it's okay not to be okay. And also, utilize yung mga support na meron ka, na social support, and also your friends, family, and also self-help din, self-support. Kailangan yan. So, I'm saying na if you're feeling stressed right now or you're starting to feel yung yun nga yung restlessness and everything, hindi lang kayo ang nakakaramdam niyan. So okay lang na nararamdaman niyo siya. Hindi siya, although syempre it's something na nararamdaman natin na you know might hinder us in doing something. But then again, some people experience it. So don't feel na parang ikaw lang nakakaramdam niyan. And don't feel na parang ikikim-kim ko to. No. Social support. Utilize social support. Talk to people. Ask help if needed. Kasi magugulat ka na may mga tao kang makakausap na, ay, alam mo, Pat, alam mo, pre, yan din yung naramdaman ko dati. Ganon-ganon. Ganito ginawa ko, ganyan-ganyan. So, magugulat ka. Ah, okay. Diba? Kasi knowing na yung nararamdaman mo, nararamdaman din ng ibang tao or nalagpasan ng ibang tao, it's a feeling na parang, hala, kaya ko din itong malagpasan. Kaya ko rin itong itakel, di ba? Kaya ko itong i-process. So, yun. So, sabi ni Dr. Shilag, I don't know how to pronounce this, I'm really sorry. Pero nakita ko to, natuwa ko sa sinabi niya. So, ayan siya, ang ganda-ganda niya. We are really finding an increase in mental health challenges as a result of the pandemic. It's really important to recognize that these are challenging times that try our mental health and to work on coping strategies to really strengthen overall well-being and foster resilience. Diba? So, talagang in-emphasize niya yung word na resilience kasi yun yung dun mo measure yung how you adapt on certain situation. And ano na siya, PhD na siya in psychology. I know she's a clinical psychologist and she recognized these challenges as well. And actually, in a way, swerte din tayo na psych yung course natin kasi yung mga prof natin, psychology sila. And I know na kapag gumagawa sila ng mga work and everything, iniisip nila yung mga bagay na to sa estudyante talaga. And also, not just them, but other professors as well. Na talagang iniisip din nila to. Pero wala, ganun talaga. Everything is online na and everything has to be online, done online. So, ganun talaga. So, we really need to work on the coping strategies daw to strengthen our resilience. So, no, kahit ako, during time nung college ako, talagang may mga bagay na hindi... Ako, hirap ako sa bagay na to. Hirap akong matuto sa ganito. So what I did is, ayun, nagkaroon ako ng support group. Kung mapansin nyo yung sinasabi ko, yung support group, ini-emphasize ko yung support group. Kasi syempre, I'm emphasizing you guys to talk to people and, you know, na huwag nyong kimkimin lahat. It doesn't mean na hindi kayo pwedeng lumabas. Eh, hindi nyo na pwedeng kausapin yung mga tao sa paligid nyo. Hindi naman ganun, di ba? So, ayan. So ito, kung connect dun sa kanina, yung kanina sinabi ko is more on online learning. Ito naman, simple tips in managing stress in general. Alright, in general to ha. So this is, kumbaga, pwedeng ma-incorporate sa lifestyle. So number one, spend time with your family and friends. So this is the social support. Try to mingle with people in your free time, especially if you're family is with you. Meron pa ba ditong nasa dorm? Tingin ko meron. So anyway, so ayan. Mabilis lang to, rundown lang to para makapag-open forum na tayo. Next is blast your favorite positive playlist. O di ba? Sumayaw ka or kumanta ka or mag-dance ka or whatever. Basta, you know, enjoy the time of, you know, you being one with music. So listening with music, boost your self-esteem. Tama, sino gumagawa nito? Sino gumagawa nito? Yung habang nagpapayanga, nagpapatugtog lang. Pero positive music naman, di ba? Or positive yung, if not positive yung music, positive yung
nafi-feel nyo kapag pinapakinggan nyo yung mga music. So, di ba? Yan, mapakatugtog kayo. Alam ko marami sa inyo gumagawa niyan. Next is, weekend exercise. Ito, nasabi ko na to, na every morning ng weekend or after nyo matulog, after nyo mag-ipon ng tulog during weekend, pagising nyo, so simple as exercise. Do it with family or friends na, you know, na nasa malapit sa inyo or kasama nyo sa bahay. But of course, maintain social distancing. Ay na doble. Then, eto guys, I want you to focus on this one. Reduce doom scrolling in social media. As much as possible, stay away from negative and stressful social media posts. Sino dito ang nai-stress na sa Facebook? Diba? Lalo na sa mga political posts. Ang dami niyan. Move away from there. Kung nai-stress ka, huwag ka nang pumunta doon. Madadagdag lang yun sa stress mo. Obsessively scrolling through article after article of bad news online. Start adding stress to your daily routine. So, nakakadagdag daw yan. And it can be easy to recognize, but hard because this habit is really hard to stop. Mahirap siyang pigilan. Aminado kayo dyan, di ba? Kasi yung social media, ganyan eh. Designed siya for us to stay there. Next is, watch your favorite movies. Guys, manood mag-Netflix kayo, kung mag-Netflix kayo, HBO, or Star Movies, manood kayo ng mga movie. Basta yung mga movies na gusto nyo, panoorin nyo para ma-relax yung utak nyo. That is a way of relaxing as well. Ako, ganyan ako. Ganyan ako. Pag nanonood ako ng TV, sobrang nare-relax ako. Then you cook or buy snacks while watching a movie together. Diba? Next is, ito, treat yourself. I mean, hindi naman sobrang mahal, pero konting splurge lang naman. Like, kunyari, yung hinahanap nyong pagkain, bilhin nyo siya, orderin nyo siya. Kunyari, yung unhealthy na pagkain na paborito nyo talaga, every once in a while, pwede naman yun. And a little online shopping, yung Lazada, mag-add to cart ka, ganun. Therapeutic din yun, pero syempre, huwag masyado, di ba? Kasi syempre, masyadong magastos. You have to save for the rainy days again. But then again, treating yourself a little bit, it's something na therapeutic din. And the last one is meditate. Mind relaxation or a little yoga. Or, kung hindi ka nag-yoga, ako hindi ako nag-yoga, ito yung ginagawa ko, the act of just pausing. Yung nag-autopilot ka lang, yung nagre-relax ka lang, may music, tas nakahiga ka lang, tahimik sa kwarto mo, that is also another form of meditating na. Okay? So yeah, napaka-simple lang ng mga yan, pero I'm really sure na sobrang simple lang mga yan, ng mga sinabi ko, pero it can really lessen the stress that you're feeling. It can give you a sound mind and body. Diba? Yung mga sinabi ko na yan, it will really help you. So ikaw, what do you do during weekends in this particular pandemic? Diba? So yan, tatanong na naman siya. Okay, so ito, lots of strategies can fight the feeling that the world is ending. Coping with stress instead of letting it build up inside you like a shaken up can of soda is crucial at all times such as this. Consequences which include difficulty concentrating or doing simple tasks can be debilitating. So start by acknowledging that the world isn't normal and that pretending that it is might do you more harm than good. Then go from there. So guys, resiliency and adapt. Acknowledge yung nararamdaman nyo. It's okay not to be okay. Then the next step, once you acknowledge it, ano ba yung next kong gagawin? Habang buhay na lang ba akong miserable? Or I will cope to the challenge. I'll do something that will help me meet this particular challenges so that I can adapt to the new normal. Self-help and social help. Self-support and social support. Tandaan niyo yan. So ito, question so far. So dito na lang tayo mag-open forum. So may mga questions ba kayo so far? So ito na yung time na pwede kayong mag-ask ng question sa akin. Then I will try to answer it. Yes, so, guys. Welcome to the open forum. Thank you po, Mr. Yeah. Patrick Rodriguez. The recruitment for research. You know, nagkwentuhan session pa tayo. And you also went as far as asking how the students are. Ayan. So thank you again. Tama. And this time, thank you po, sir. We are now opening the floor for questions, guys. So if you want to ask Sir Patrick anything related to the topic, you can raise your hand sa Zoom.
to, and then we will call you para matanong naman. You can also unmute your mic. Yes. If you want to stay anonymous, you can message me or Ralph privately sa Zoom chat. Para alam mo yon, we can say your questions anonymously. Yeah. Diba? Hindi naman kailangan questions, kahit acknowledgement na ginagawa ko po yun, mga ganun. Basta open forum tayo, guys. Kwentuhan lang. Bago tayo mag-lunch. Kasi yes, I think 11 so, something na. Yan, guys. So, don't be shy, guys. Don't hesitate. Di naman siguro nangangagat si Sir Patrick kung na... Hindi, mabait ako. Mukha lang ako nakakatakot, pero mabait ako. Ayan, guys. You can open your microphone. Basta raise your hand lang, okay? Para matawag ka namin. And then... We can get you to ask your question or say anything regarding. Yun. Go, guys. Okay, so sir, I have a question here. It's anonymous. Then this one, you, sir, na-apply niyo po ba sa buhay yung biochem after you passed or graduated? Ano? Sa HR side kasi ako. Sa HR side ako. So, hindi ko siya na-apply. But, kasi tayo kasi is a science, you know, an institution of science. So, it can be helpful also. Na-apply ko siya like yung mga chemical na, kunyari, ngayon, sa panahon ngayon, napakadaming cleaner ang naglabasan. Tama? Yung fog machine, chemical na ganito, para sa ganito, chemical na ganito, para sa panlinis sa ganito, sobrang daming lumabas niyan. Kasi, ano ngayon eh, panahon ngayon ng lahat lilinisin, lahat may panlinis para sa kung ano. So, knowing a little bit of chemistry, you will know na yung contents nung part na yon, eh may, malalaman mo na, ay, hindi maganda tong part na, hindi okay tong chemical na to, hindi ko to bibilin. Hindi okay itong part na to. So, hindi ko siya, kung may anak ako, hindi ito ang gagamitin ko. Yung ganun, dun ko siya na-apply during this pandemic. Kasi, sa sobrang daming brand at sa sobrang daming klase ng panlinis ang naglabasan ngayon, minsan hindi na natin binabasa eh, na basta na lang tayo bili ng bili. Tapos, dun natin, magulat pala tayo, harmful pala siya. Katulad one time eh, nabili ako na parang fogging solution na hindi pala siya, meron pala siyang ingredient. I forgot what it is, pero I tried researching it. Hindi pala siya okay pag na-inhale siya. So, dapat pala ginagamit yun kapag abandoned yung lugar. Tapos after ilang days, tsaka pupuntahan. So, dun ko siya na-apply. Tsaka kaya-kaya niya yung chem. Challenge talaga siya sa ngayon. Mahirap siya talaga. I mean, I won't say na madali siya. But then again, true resiliency and, you know, you need to adapt. You need, in terms of adapting to it, talagang ganun. Kailangan lang talaga na, katulad nga na sabing ko, online learning requires twice or thrice na level ng concentration. So, ayun, extra effort talaga from our part. And syempre, it will all boil down naman na, third year na kayo, after ng third year, fourth year na, last stretch na, di ba? So, malapit na kayo dun sa maliwanag na part ng college life nyo. So, ayun. So, yun. Dun ko siya nagamit. Yun. So, I hope he answered your anonymous anonymous person. And, sino pa? No, for the people viewing pala sa Facebook Live natin, hello again. You can still ask your from Facebook. Yes po, we're live via the Department of Psychology Facebook page. And I know na may nanood din po sa Facebook page natin. So you guys can also comment down your questions. Kasi we will also acknowledge them. We will also take note of them para matanong natin kay Sir Pat. But for the second question, may I call on my co-host, Ralph? All right. So, Ralph? So, hi. Second question po. Is there anything you can advise for students whose family members or relatives have acquired the coronavirus? So, well, actually, since, because I had a family member who had, who was tested positive sa coronavirus.
Number one, na ma-advise ko, number one, first step siguro is to isolate muna. Alam ko mahirap, especially if that person is really close to you, pero kailangan mong i-isolate muna yung sarili mo sa kanya to avoid na makahawa ka din ng iba or mahawa ka. Pangalawa, show, even though isolated ka from that family member, show the support. Show the support to that family member kasi kung na-stress ka dahil nag-positive siya, isipin mo na lang yung stress niya dahil nag-positive siya. Okay? So, show your support to that particular person na mahal ka namin, tutulungan ka namin, laban natin to, gawin natin lahat kung ano sabihin sa'yo ng doktor kasi syempre, kailangan yung makinig sa doktor kung ano sabihin. Then, para sa'yo naman, that will really cause stress sa'yo. For me, next is, hindi mo naman kailangan pangalanan, pero you, again, you have to, pwede ka naman kumausap sa mga, like, sa mga close friends mo, but you don't need to name the person na nag-positive just for them to give their support to you. Kasi nga, sabi ko nga, it's okay not to be okay. And there are times na I really need the social support that we have from our friends. So, ako, yun yung ginawa ko. Then, on my end, I tried to be strong. I tried reading positive books. I tried, reading na kung paano magiging, yung kung paano hindi na kumalat yung virus or kung anong dapat gawin ng family if ever that happens para ma-instruct ko din yung family ko. So I tried being strong also. But at the same time, na alam ko na hindi ganun kadaling maging strong, I went to my social support for help then with regards to them. So, ayun talaga. So, kasi ibang usapan na yan eh kapag may family member ang naging positive. So, ang masasabi ko lang is ayun, una, show support to the person na nag-positive. Pangalawa, acceptance. I-accept mo sa sarili mo na ito, nandito na yung scenario, kailangan ko maging strong. And then kung nahihirapan ka sa sarili mo to strengthen yourself, that's the time that you ask for help. Talk to your friends. You don't need to tell them na, uy, nag-positive yung tito ko or yung kung sino man part. No, just tell them na, guys, may problema ako. Someone from our, ako, ito yung ginawa ko eh. Someone from our family is positive. So guys, pagdasal nyo kami and everything. Tapos magugulat ka sa mga messages na makukuha mo sa friends mo. Pagdasal ka namin, pat, lagi mo tandaan, nandito lang kami. So, that feeling itself will make that reply, yung mga reply na yun, there are enough reasons for you to be strong and to fight. So, makikita mo na social support. Aminin naman natin, masarap makaramdam ng social support talaga. Especially if those support are something na targeted talaga na to support you. Kasi tao lang tayo eh, nahihirapan tayo. So, may time talaga ng ganun. So, yun yung advice naman sa sabi ko. Yun. So, tama, social support pa rin po talaga. Oo, so, be strong. Yes, and be strong. So, again, last call po. Actually, hindi. We'll still have the open forum. Andito po ba yung mga students natin? You guys can still ask the question. You can raise your hand. And then, baka kumain na sila. Baka po kumakain na po. Ayun. Pero if you cannot right now, you can chat me or my co-host Ralph privately para we can read your questions anonymously kung G kayo doon. But ayun, and also to the people in the FB Live, you can still comment down any questions you guys have, anything you want to say to Sir Patrick, anything you want to add na rin para naman medyo interactive pa rin tayo this afternoon bago mag-lunch, di ba? Oo, yes. Okay, mag-alala. Ano na, tapos na tayo dun sa part na yon. So ano na to, open forum part na. Yes, but while we are waiting for our students to hopefully ask any question or say anything, we have another one here. Again, it's also anonymous. And ang tanong po niya, sir, is paano po ang mga online working students? Mas nahihirapan po sila mag-manage ng oras. Kaya ano pong masasabi niyo or what advice can you give for them na nahihirapan sa time management?
Well, actually, unang-una, ano to, working na nag-work din sila habang nag-aaral. Tama ba? Well, online students po. Yes po, sir. Siguro may online job. Oo. Well, actually, mahirap talaga ang time management, especially kung merong ang dalawang buhay na may dalawang buhay ka na pinagsasabay. Tama? Buhay ng isang working person at buhay ng isang studying person. Ako, I would say, in terms, mahirap talaga ang time management mo dyan. Mahirap siyang ilista at yun lang ang gagawin mo, i-level-level mo siya, no? Ako, the key to that is prioritizing and maximizing time. Meron akong mga friends na working din, student sila before, mga student assistant. And talagang during free time nila, talagang required sila mag-work and everything, di ba? Kasi syempre, working student nga sila. Ako, I would say na you, with this particular one, na dalawa yung buhay mo, you have to utilize the free times that you have. Let's say, for example, yung isang either, usually yung mga may trabaho na nagbabantay sa tindahan or nasa retail, during the time na nagbabantay sila, wala pa silang customer or everything, nakakapagbasa-basa sila. Ginagamit nila yung time na magbasa sila. Or kung yung work mo naman, talagang kailangan na maging focus ka talaga, talagang kunyari, yung time na to, talagang focus, I would say na incorporate the breaks. Incorporate the breaks. Then dun ka mag-try magsingit ng review-review. And then also, try to adjust as well. Kasi kailangan mo i-prioritize eh. May mga moment na kailangan mong prioritizing yung work. May mga moment na kailangan mong prioritizing yung school. Kung sino man dun yung dapat mong ma-prioritize, yun yung I say, bigyan mo ng time sa schedule mo in terms of time management. Pero kung kailangan mo silang pagsabayan talaga, I think the next word that you need to master is the word sacrifice. Kasi there will come a time na matatapos din yan. So, dyan papasok yung strengthening yourself, self-support, and also social support with your friends na you can talk to them as well. You can ask for advice with regards to them as well. Or open forum lang with them, ganun. Kasi mahirap talaga yan, dalawang buhay yung pinagja-juggle mo, tama? It will go down to your deepest why. Your deepest why, meaning bakit mo ba yan ginawa? Bakit ka ba nag-working student? Para makatapos ako, at the same time, may pera akong nakukuha para support sa pamilya ko at support din sa akin. Use that as a motivating factor. Use that as a motivator for you to focus and to deal with their sacrifice na para hindi mo siya ma-feel as sacrifice. Matatawag, pag gusto mo kasi yung ginagawa mo, sacrifices, changes eh. From the word sacrifice, they become investment. Parang naghihirap ka ngayon pero para sa huli, maayos ka at okay ka. I mean, investment with regards to yourself. So, yun ang masasabi ko sa'yo. Sa mga taong merong dual life na kailangang i-juggle. So, yun. Mahirap talaga ang time management. So, always go back to the root. Deepest why. Why am I doing this? Bakit nga ba ito ginagawa? Siyempre, for me to, para makatapos at para din magkaroon ng money to support me, myself, and also the people or the family. So, ayun. Go to your deepest why. Change the sacrifice to personal investments. So, from sacrifice to outlook personal. Naman yan. Yes. Oh, yeah. Changing your outlook into a positive one. Thank you, sir, for that. Mm-hmm. And another question. I hope makatulong sa kanya. Yes, po, for sure. Another question po, sir. My co-host, Ralph, will be saying the question from an anonymous sender. Okay, so bago po itanong, sir, gusto ko lang i-remind yung mga students natin na open forum po ito and you won't get another chance to ask Sir Patrin after this. So sulitin nyo na if I were you. Anyway, so hanggang kailan po ba applicable or hindi na applicable yung statement na actually yung theme natin, it's okay not to be okay po? Kailan siya applicable and kailan siya not applicable?
in the onset of you identifying the stressor or identifying what is happening to you or identifying that something is wrong, that statement comes in. Na it's okay not to be okay. But the moment na tumagal na siya sa'yo, the moment na tumagal siya sa'yo and kinakain, you're feeding to that particular phrase na hindi ka nag-i-initiate ng self-help, hindi ka rin nag-i-initiate ng social support, hindi ka nag-i-initiate ng coping mechanisms mo, I think that itself is the time na kailangan mo na siyang i-let go eh. Na it's okay not to be okay. Kasi pag nag-hold on ka doon, magiging mentality mo eh, hindi ako okay eh, pero okay lang. Kasi normal lang naman to eh. So kayo mag-adjust sa akin. It will eventually become like that eh. Natatakot tayo na acknowledgement of you being not okay becomes a way na parang selfish siya, na it becomes an excuse. Using the term it's okay not to be okay is something that we need to use as an acceptance speech, as something to start the problem, as something to start the solution, not something to defend or to justify us staying in that particular gloomy stage and not doing something about it. Pag nadapa ka nga, di ba? Ang bata nga pag nadapa eh, okay lang yan anak, okay lang yan. Ang next niya na gagawin, tatayo siya dapat. Hindi pwedeng nadapa siya, okay lang yan. Eh, 3 months ka nang nakadapa. Nakaharang ka na sa daan. Hindi mo pwede sabihin na, eh, nadapa ako eh. Wala. No, you need to pick yourself up. It starts with you. And then social support will come in. And if you can, kasi even the moment na sinabi mo na, guys, tulungan niyo ako, I need help. That's an initiation from your part eh. That's self-help already, acknowledging that you need help from other people. So that for me, that is the time that you leave the it's okay not to be okay part na and replace it with the thing na so since I'm not okay, I need to do something for me to be okay. Ayan, katulad ng sinabi ni Dea, it's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. Tama. It applies in the onset of acceptance. Diba? So, ayun. I hope na malino yung sabi ko. I hope naintindihan nyo, mag-yes naman kayo sa chat if naintindihan yung sinabi ko. Pero tama yung sinabi ni Dea. Hi, Dea. What you said before? For answering the question in depth. Pero meron pa pong last question na pahabol. Go lang. My time now is for you guys. So from Anonymous po, how do we stay motivated to study and when we are dealing with a ton of workload on our plates? Ano ulit? I'm sorry. Lapit ka sa mic, bro. Sorry. Hello, okay na po ba? Ayan, sige. Hindi ko narinig yung kanina eh. Sorry. Okay po. So, ito pong question na to from Anonymous. And actually, feeling ko most of our students, including myself, makaka-relate dito. So, how do we stay motivated to study when we are dealing with a ton of workload on our plates po? Again, it will all go down to your deepest why. Diba? Why are you doing that? Why did you enroll yourself in psychology? Why did you reach third year, for Christ's sake? Diba? Third year ka na. You're done with first year and second year. You need to ask yourself, bakit ako nandito? Bakit ako tumungtong ng third year? Eh, kung hindi naman pala ako, kung ayoko naman ito, first year pa lang, dapat tinapos ko na. Ganyan. Go to your deepest why and go to your main goal. Let's say, alam ko merong psych students na maraming sa psych ang gusto mag-med. So, pag tinanong mo, shit, ang daming work. Sorry for the word. Shucks, ang daming workload, ang daming gagawin. Paano ba ako mamomotivate? Nandun ka sa point na nagse-self-doubt ka eh. Self-doubt na 'yon na parang ang hirap eh. Ang daming workload, ano gagawin ko? Ang dali kasi, alam mo, isa sa mga pinakamadaling gawin is sumuko. Pero
kung titignan mo, bago ka sumuko, tignan mo, bakit ka nga ba nandun in the first place? What are your deepest why? What made you realize that when I go to college, I will enroll psychology and I will finish it so that I can go, I can work to be this or that, or I can go further studies, either MS, either MA as a psychologist, as a doctor. Why? Why did I do that? Go to your deepest why. Am I doing this? I'm doing this for who? I'm doing this for myself? I'm doing this so that I can finish college? Go there, go there. And that itself is already a motivation. Ask yourself, why am I here? What is my deepest why? Yun yung usual na tinatanong natin sa sarili natin kapag nagpo-pause tayo for a while. Diba, sinabi ko kanina, pause for a while. Kapag sobrang stress na, pause ka muna saglit. Yun yung tanong mo sa sarili mo, bakit ka ba nandyan? Kasi ang makakagawa lang ng time management mo is sarili mo, unless meron kang assistant na pwede mong utos sa kanya. Ikaw ang makakagawa ng time management mo. And marami talagang workload. Kahit naman ano eh, kahit naman hindi online learning, kahit face-to-face learning, marami talagang workload. Mahirap talaga. Now, my question is that, why are you there in the first place? What was your motivation again? Why did you enroll in college? Why did you took up psychology? Diba? So, that is something na i-build mo ulit yung motivation na ano nga ba ulit? Back to basic lang. Back to the old drawing board. Ano nga ba yung reason bakit ako nandito? Ang cliche niya, alam ko, na parang usually a lot of people say that, but only a number of people tend to do that, na they went back to their old self, asking themselves, why am I enrolling? Why am I doing this? Why am I finishing my college? It all goes down to that, your deepest why. Thank you so much. Yes, your deepest why, guys. Ayan. So I guess lagi yan, sa lahat ng aspeto, always go to your deepest why. So I guess that wraps up the open forum again. That was the last question, pero meron pa bang pahabol pa? Okay lang, go lang kung meron. You can private message us if you want to make it anonymous. Kasi okay. Not everyone is public, diba? Yung concerns okay. Nila. So before I end this, I want you guys to read this muna. No? In times of great stress or adversity, it's always best to keep busy or plow your anger and your energy into something positive. So again, mindsetting, social support, self-support, you know, that those things are channeling something into positive. Again, katulad nga doon sa question kanina, actually, ang hirap ng sitwasyon na yon na paano ka nga ba makakapag-time manage? Sobrang dami ng workload mo. Diba? Anong kailangan mong gawin? Again, it goes down to your deepest why. Use that as motivation. Use that as a driving factor and then turn that passion or turn that particular stress into something positive. Diba? Katulad din nung kanina, sinabi niya, dalawa yung buhay ko, sir. Isang nagtatrabaho at isang nag-aaral. So again, it goes down, why are you doing that anyway? Diba? Then, if you already know, then you have to know then and acknowledge the sacrifices. But instead of using them or using the term sacrifices on them, use them as my personal investment in life. Diba? Personal investment in life na I'm doing everything this now so that everything that I did will something that will help me in the future. Okay? So ayan, turn that feeling into something positive. So there. Thank you, sir. So meron pa ba? Ito. Yes, boss, sir. Sabi nga ni Tito Boy, kaibigan, kayang-kaya mo yan. Diba? So, ayan. Kita mo si Tito. May scarf pa siya na orange. Kayang-kaya nyo yan. Okay, so may question pa ba? Yes po, sir. May pahabol. One last po. Go. Go. And
nagtatanong po siya, why is it that people sometimes think that you are just slacking when in reality, it's your comfort zone? Actually, kasi, like what I told you before, there are differences in every people, you know. Their strengths, maybe your strengths, maybe weakness nila or a weakness mo, siguro strength nila. And there are times talaga na people tend to question, there are people na ganito, hindi natin maaalis. They tend to question that because it's what you call perspective. Hindi nila nakikita yung struggle mo kasi either hindi nila nararamdaman yun or iba yung struggle nila in life. I think number one that we need to do with regards to those people, kasi if you try to change people, sometimes hindi siya okay, sometimes hindi siya magto-turn out na okay, tama. Kasi kung sasabihin niya sa'yo na, di ba, parang, bakit hindi mo to alam? Kasi di ba, yun yung tanong niya, like yung limitation niya, tama? Yes po, sir. Oo. Tapos sasabihin siya, bakit nahihirapan ka dyan? Bakit yan ang nararamdaman mo? Ngayon, dali lang yan eh. Isipin mo, kung makikipaglaban ka sa kanya, na, ganito. Itatry mong i-push yung sarili mo sa taong hindi naman nakakaintindi nun. What's the point? Magsasayang ka lang ng energy. For me, it's always better to understand na, kaya siguro nasasabi ng mga tao yun, is that they haven't been in that particular situation or hindi yun yung weakness nila. And there are times na may ibang tao naman na nagsasabi sa kanila na bakit mo nararamdaman yan? Eh, madali lang yan. So, it's a chain. And I think the thing there na you need to do is that I won't agree with the term engage, no? But just accept na ganun talaga, may mga ganun na dadating. So, identify your strengths and weaknesses. Identify your strengths and weaknesses. Like ako, for example, ang laki-laki kong tao, pero sobrang takot ako sa gagamba. Kahit maliit yung gagamba, mas malaki ko pa siya sa kuko ko. Nagagalit yung mga tao sa akin, bakit takot ka dyan? Eh, liit-liit lang yan. Eh, takot ako eh. Takot ako doon. Hindi ko na i-defend na nakakatakot kasi sila eh. Walo yung paa. So, it's what I'm saying here is it's more of an acceptance na there are times na yung weakness mo, strength yun ng iba. And then people tend to not see it that way and they would tend to be, you know, I won't say judgmental, but hindi nila nakikita yung perspective. So, there will always come a time, even in real life, guys. Ako, marami nagsasabi sa HR, na-experience namin na, ang dali-dali lang ng trabaho ng HR eh. Ang dali-dali lang ng trabaho nyo. Magre-recruit ka lang ng tao. But then again, iniisip ko na lang, those people saying that are not really experts ng field. Those people saying that na, they don't know what you're doing, they don't know your struggle, so why would you give them time? Why would you give them power to, you know, say something na maapektuhan ka? What if you just accept and ganun talaga eh, sasabihin nila yon kasi wala sila sa stage na yon. So ang gagawin mo is you just accept na, well, my weaknesses maybe are your strengths, but my strengths maybe pwedeng weakness niya. So at that particular moment, ma-realize mo na wala, ganun talaga eh. Ibang tao na yun eh. That's an external force already. So ako, patience and understanding and also acceptance with regards to your strengths and weaknesses. Kasi believe it or not, tinatanong pa rin sa interview yan, what are your strengths and weaknesses pag naganap kayo ng trabaho? And napakadali nung tanong na yun. Pero kung sasagutin mo siya ng in-depth, mahirap siya. So, for me, it's that talaga. It's all perspective. And for you, on your end, all you have to do is, you know, practice acceptance, practice patience, and understanding that, you know, there are really people na ganun. Na they would say na yung struggle mo, dali-dali lang yan. But end up, you know, we're different. I have my strengths, I have my weaknesses, you have yours as well. So, let them say that. But the thing that I will tell you is don't be affected. Try
your best not to be affected. Maapektuhan kayo, but again, ask yourself, what are my strengths and weaknesses anyway? I can be perfect. Wala namang perfect. Diba? Meron laging flaws. And those things, those weaknesses and strengths, that yung bagay na yon, yung it makes us us. That my strengths and weaknesses makes me Patrick. Your strengths and weaknesses makes you who you are. Anong pangalan niya? Anonymous po, sir. Oh, so anonymous. Kanyari, pangalan mo Peter. Ganun. That makes you Peter. So, yun talaga. Again, papasok doon yung self-support. So, yeah. Thank you, Mr. Patrick Randall Rodriguez, for answering the question to the best of your knowledge. And syempre, for the talk. Thank you again, sir. Kwentuhan, okay. Nakamusta? Alright, thank you talaga. So ito lang masasabi ko sa inyo, be strong and we will all get through this. Always remember the things na narinig nyo, sana effective tong talk na to. Self-support and social support, self-help and social help, and it's okay not to be okay, but you have to do something for you to be okay. Alright? Okay, so thank you so much and happy lunch to everyone. Yeah. Sana natulungan ko kayo or sana nabigyan ko kayo ng konting pointers that you can, you know, that can use in your normal life as a student and as a human being during this pandemic. Lang. Yeah. So thank you so much, Sir Patrick. And to everyone, I know that I appreciate yung mga topics na nakakatay. Patrick, so again, thank you for taking time for third year student and for everyone else viewing this webinar. Thank you, sir. And alam mo, Ralph, today from Dr. Rodriguez, I was again reminded na it's okay to not be okay. You know, we're all still in a which is essentially the root cause kung bakit lumala at mas lalong lumalala ang stress natin. Pero of course, hindi pwedeng we're just sulking lang. It's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. So let's have resilience na lang. Let's jump back and try to cope with the situation kasi nga we now have what we need, the coping mechanisms na rin. And thank you, Sir Randall, Sir Patrick Randall, kasi nandun po sa topic na sinabi niya, yung different management styles. At sana may nakuha po ang lessons ng ating mga estudyante. Yes, so truly virtual hugs to everyone. Virtual hugs, yes bro. Virtual hugs to everyone. So yun, yes, truly stress is in the eye of the beholder. That varies from person to person. As for me naman, I learned a few tips on managing stress which I personally need, such as staying social and connecting to people, exercising once in a while, and of course, keeping your environment organized. So with that, it wraps up our major part of the program, the essence of the seminar. If you will. And unfortunately, we have to end. But before we proceed, on behalf of the students, we would like to give our most heartfelt thank you to the people who have organized and helped bring this event to your screens. Yes, indeed. We are very grateful for the thought and effort given in hopes to improve the mental health of our students. And this is one task off your to-do list today, guys, and we hope that you power through the rest of the day, the next few weeks, months, and of course, the year ahead. Our situations may be stormy as the weather, but as social begins, as beings, let's always remember that social support is one of the best weapons against stress. Once again, thank you so much for your time and for having us as your hosts. To improving mental health day by day, I am Rhoda Gem Calio from 2P1, your fellow psychology student, upholding that your mind is your power. Still advocating for mental health, I am Ralph Vincent Abanilia from 2P1 as well, your resident psych pabibo kid, here to remind you to not forget to smile, especially at times of stress. And this has been... Online ka, okay ka pa ba? A webinar on managing online-related stress and its consequences. Please remain for the singing of the USD hymn.